Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome na welcome kayo dito sa Dad's Bukid. At ako ay nagalak na nandito kayo. Una si Pastor Palkulan, Pastor Hope Palkulan ng Life Mission Christian Fellowship, Ibandit ng Udyugan, Romblon. At ang ating galing sa Manila, Jomel Arsenal ng Seventh-day Adventist. Ngayon, pag-usapan natin ang topic ko, pagpatunayan ngayon ng LCMCF na ang Seventh-day Sabbath ay hindi na dapat sundin dahil wala na sa New Testament ayon sa Biblia. Ngayon, pagbigyan natin si Pastor Hope Palkulan ng kanyang stand, ang kanyang katuwiran ayon sa Biblia. Pastor, simulan muna, Pastor. Timer ba? 15 minutes. Okay, timer start. More or less. Pastor. Ang salitang Sabat ay unang binanggit sa Exodus 16:23. And he said unto them, this is that which the Lord hath said, tomorrow is the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Ang Genesis ay binubuo ng 50 kabanata. Simula Exodus 1-15, mayroong 65 chapters ng Biblia hindi nabanggit ang salitang Sabat. Sa buong aklat ng Genesis, ang salitang Sabat ay hindi nabanggit. Simula Genesis chapter 1 verse 1 hanggang Exodus chapter 15, ang salitang Sabat ay hindi nabanggit po. Ang panahon na namagitan sa pagitan ng Genesis chapter 1 hanggang Exodus chapter 15 ay mahigit 2,000 taon. Simula kay Adan patungo kay Ephraim na anak ni Jose ay mayroong 24 na direct generations sa aklat ng Genesis at hindi nabanggit sa mga taong nabanggit na ito ang salitang Sabat. Maraming taong kinausap ang Panginoon sa aklat ng Genesis. Si Adan, si Eva, si Cain, si Noe, si Abraham, si Jacob, si Hagar. Maraming sinabi sa kanila ang Panginoon pero hindi binanggit sa kanila ang tungkol sa Sabat o ang salitang Sabat. Unang nabanggit ang salitang Sabat doon sa ilang pagkatapos ng mga Israelita ay umalis sa Ehipto. Ito ay may kinalaman doon sa 7th araw na hindi sila kukuha ng mana o wala silang makukuhang mana doon sa ilang sapagkat ang kailangan nila sa 7th araw ay ibinigay na ng Panginoon sa kanila sa 6th na araw. Ang Sabat ay naging parte at bahagi ng kautusan nung ibigay ang 10 utos sa ilang kay Moses. Ang 4th na utos na bahagi ng 10 utos ay isa sa mga salita ng tipan na nakasulat sa 2 tapyas ng bato na tinatawag ding tapyas ng tipan. Sabi po sa Deuteronomy chapter 4, and he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform
even 10 commandments, and he wrote them upon 2 tables of stone. Ang sampung utos ay covenant between God and Israel. Deuteronomy chapter 5, 1 to 3. And Moses called all Israel and said unto them, Hear, O Israel, the statutes and judgments which I speak in your ears this day, that you may learn them, and keep and do them. The Lord our God made a covenant with us in Horeb. The Lord made not this covenant with our fathers, but with us, even us, who are all of us here alive this day. Ang kasunduan, ang Diyos ay nagkaroon ng kasunduan sa bayan ng Israel sa ilang sa panahon ni Moses. Habang naglalakbay ang Israel mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako. Ang kasunduan ito ay hindi ginawa ng Panginoon sa mga ninuno na namatay na. Hindi kay Abraham na pinanggalingan ng lahing Israel, hindi kay Isaac, hindi kay Jacob, hindi sa 12 tribo na pinanggalingan ng buong Israel, kundi sa panahon ni Moses doon sa ilang. Ang kasunduan ito ay hindi ginawa ng Diyos sa loob ng Ehipto habang sila'y naroroon sa Ehipto ang mga Israelita. Si Moses ang nagsabi, ang kasunduan ito ay ginawa niya sa ating mga nabubuhay sa ngayon. Sila ay nandoon sa ilang ng mga panahong yon. Ibinigay ng Diyos kay Moses ang 10 utos na nakalagay sa 2 tapyas ng bato. Ang 2 tapyas ng bato ay tinawag na sa Deuteronomy chapter 9, verse 9, When I was gone up into the mount to receive the tables of stone, even the tables of the covenant which the Lord made with you. Ang 2 tables of stone o 2 tapyas ng bato ay tinawag na tapyas ng mga ng kasunduan. The 2 tables of stone were called the tables of the covenant or agreement. Verse 11. And it came to pass at the end of 40 days and 40 nights that the Lord gave me the 2 tables of stone, even the tables of the covenant. Yung 2 tapyas ng bato ay tinawag na tapyas ng kasunduan. Verse 15. So I turned and came down from the mount, and the mount burned with fire, and the 2 tables of the covenant were in my two hands. Pangatlo, ang tapyas ng bato ay tinawag na tables of the covenant na dala ni Moses mula sa bundok, ibinigay sa kanya ng Panginoon. Sa Exodus 34, verse 28, And he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He did neither eat bread nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the 10 commandments. Ang 10 utos, yun ang words of the covenant. Yun ang salita ng kasunduan between God and Israel. Seven minutes, Pastor. Okay, thank you.
The Old Covenant, the Ten Commandments was part of the Old Covenant. The Old Covenant was replaced by the New Covenant. Jeremiah 31, verse 31 to 33. Behold, the days come, saith the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, which my covenant they break, although I was a husband unto them, saith the Lord. But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my law in their inward parts and write it in their hearts, and will be their God, and they shall be my people. Yung lumang tipan ay dumating ang panahon na pinalitan ng Panginoon kasi nagkaroon ng problema sa lumang tipan. Ang problema ay nasumpungan doon sa isang partido na sangkot sa kasunduan. At ang naging problema ay hindi pagtupad ng Israel sa kanyang pangako na sundin ang kanyang bahagi sa tipan, walang iba kundi sundin ang mga utos ng Panginoon na nakalagay sa tipan, walang iba kundi yung sampung utos na nakalagay sa dalawang tipyas ng bato na tinatawag ding dalawang tipyas ng tipan. The Old Covenant o ang lumang tipan ay nakasulat sa dalawang tapyas ng bato. At ang New Covenant ay nakasulat sa inward parts o sa puso ng tao. Pastor. Okay. Ang ikaapat na utos sa sampung utos na nakasulat sa dalawang tapyas ng bato na tinatawag ding dalawang tapyas ng tipan ay ipangilin mo ang araw ng Sabat. Ang sabi sa Exodus 31 verse 13, Speak thou also unto the children of Israel, saying, Verily my Sabbaths ye shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that ye may know that I am the Lord, that sanctify you. Verse 16, Wherefore the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations for a perpetual covenant. It is a sign between me and the children of Israel forever. For in 6 days the Lord made heaven and earth, and on the seventh day He rested and was refreshed. Ezekiel 20 verse 12. Moreover, also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. Verse 20, And hallow my Sabbaths, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Ang Sabbath
ay tanda ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng Israel. Sa panahon ng Exodus, dalawang ulit binanggit, ito ay tanda ng kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng Israel. Sa Ezekiel, ganun din po ang sabi, ito ay tanda ng kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng Israel. Sapagkat ang Diyos ay gumawa ng tipan o kasunduan sa Israel. Sabi po doon sa Deuteronomio chapter 5, 1-3. 1 minute, Pastor. 1 minute. And 26 seconds. Hebreo 8, verse 7. For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. For finding fault with them, he said, yet, behold, the days come, saith the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, not according to the covenant that I made with their fathers on the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, saith the Lord. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, saith the Lord. I will put my laws into their minds and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Verse 13, in that he saith, a new covenant he hath made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. 4, 3, 2, 1, time's up. Okay. Napag-iingan niyo si Pastor sa affirmative side. Ngayon, magtatanong na ang ating negative side sa kay Pastor. 10 minutes. Sagutin ni Pastor for now. Okay. 10 minutes po. Start. Salamat, Pastor, sa iyong presentation patungkol sa, supposed to be ang ating paksa, it's all about Sabbath. Pero ang iyong presentation ay malawak. Umabot kayo sa Ten Commandments at sa tinatawag nating covenant. No, malawak. So ang tanong ko, Pastor, sabi mo, ang Sabbath was first mentioned in the book of Exodus chapter 16, verse 23. Tanong ko po sa inyo, wala bang Sabbath sa Genesis? Wala po. Yung salitang rest sa Genesis chapter 2, ano yun sa Hebrew? Because the Old Testament was written in the Hebrew language, ano sa Hebrew yung salitang rest? Ano ba? Tinatanong po kita, sumagot po kayo. Ano ba? You are under cross-examination. Sabaton? No. Ang tanong ko sa'yo, ano yun sa Hebrew? I am not asking you the Greek, Hebrew. Sabat? Yung rest doon, ano yun sa Hebrew? Sabat? Sabat? Sure ka? Sure kayo, hindi? Hindi ko alam mo yung Hebrew word. So, hindi nyo po alam. Ang sagot nyo, Sabbath o Sabbath. So, mali ba kayo doon sa binanggit nyo na ang Sabbath was first mentioned in the book of Exodus? Mali kayo doon? Kasi sabi mo, Sabbath ang Hebrew nung rest sa Genesis chapter 2. So, mali kayo doon sa minention nyo na ang first mention ng Sabbath ay Exodus 16. Mali kayo doon. That was the first time. Sabi mo kasi, ang Hebrew word ng rest doon sa Genesis chapter 2, nakarecord po yan, ay Sabbath. Kung Sabbath, sumali kayo doon sa Exodus 16, na sabi mo first mention yon. Oh yes, that was the first time. Sumali kayo doon? Hindi. Hindi. So, hindi Sabbath yung Hebrew nung rest doon. Kasi kung ang Hebrew doon ay Sabbath, sumali kayo na first mention yon. Ang ginamit na word sa chapter 2 ng Genesis ay he rested. Yes, yung rested doon, ano yon sa Hebrew? Ano yun? Tinatanong kita, you're Sabbath. Under cross. Sabbath. So kung Sabbath yun, ibig sabihin, hindi first mention sa Exodus 16, kundi sa Genesis. Walang nabanggit na salitang Sabbath sa Genesis. Kaya nga, sa Hebrew, I am asking you in Hebrew word. So ano yun sa Hebrew? Tinatanong kita, you're under cross. It's my time to cross. Sabihin mo kung alam mo o hindi. Sabbath is a B-A-T? Ha? Huh?
Hindi, kung sabat, mali ka doon. Kaya nga, tanong ko sa iyo, kung ito ay naging mention na pala sa Hebreo, sumali kayo doon sa Exodo. Hindi nabanggit na sabat, ang sabat. Kaya nga, I have my Hebreo Bible here. Ang tanong ko sa iyo, kung ito ba, yung rested ba? Did God rested on seventh day? Sabi mo, yes, he rested. Ang tanong ko, yung salitang rested, ano yun sa Hebreo? Sabi mo, sabat. Kung sabat siya sa Hebreo, i-correct na natin, that is sabat. Ibig ba sabihin, mali yung binanggit mo na first mention ng sabat sa Exodus 16? Kasi na-mention na pala ito sa original Bible na sabat sa Genesis chapter 2. Inaamin mo yon, mali ka doon. 7 minutes and 31 seconds. Mali kayo doon. Pastor? Hindi ko alam. Ah, so, hindi alam. Next question na lang. Oo. Sabi mo, ang 10 utos, yun yung tipan na tinapos na dahil ito ay Old Covenant. Tanong ko sa iyo, ilang tipan ang alam mo sa Bible? Tipan kay Moses, tipan ng Diyos kay Noe, tipan ng Diyos kay Abraham, tipan ng Diyos sa Israel, yung Old Covenant, tipan ng Diyos sa Israel, the New Covenant. Yung tipan ng Diyos sa kay Moses, ano yon? New Covenant o Old Covenant? Old Covenant. Old Covenant. Yung Old Covenant na yon na binanggit mo na nasa kay Moses, ilang covenant yung nandun? Sa panahon ni Moses, how many covenants meron sila? Between God and Israel, isa lang. Isa lang. Kung mabasa ko ba sa Biblia na maraming covenant, aminin mo, mali naman kayo. Between God and Israel, isa lang. Ah, pag nabasa ko nga, may iba pang mga covenant, liban sa Ten Commandments, aminin mo, mali kayo. Mayroong ibang mga covenant. So, hindi lang isa. Sinabi ko na kanina, may tipan sa hindi, Diyos at I am asking Kanduwe. You, the covenant between God and the Israelites, how many covenants ang binigay ng Diyos? Dalawa, old and new. Old and new. Ano yung old at ano yung new? Okay, yung old, ito ay sinulat sa bato. Yung new, isinulat sa puso. Yung isinulat sa bato, 10 utos yun o hindi? 10. 10 utos. Pag nung isinulat na sa puso, anong utos na? Okay. Anong utos na yun? May mga utos sa lumang tipan, sa Old Covenant, na nabanggit sa bagong tipan. I am asking you, sabi mo, yung Old Covenant, yun yung Ten Commandments na isinulat sa bato. Pagdating sa New Covenant, isinulat sa puso. Ano yung utos na isinulat sa puso? Mahalin mo ang iyong kapwa, huwag kang magnakaw, huwag kang papatay. Yun yung mga utos na nakapaloob doon sa bagong tipan. So, ibig sabihin, Ten Commandments pa rin yun? Hindi yung Ten Commandments. Kasama sa Ten Commandments? Kasama sa Ten Commandments. O, ganun. So, yung pong Old Covenant, may kinalaman pa rin sa New Covenant, right? May mga utos sa lumang tipan na inulit sa bagong tipan, ayan. Pero hindi nabanggit ang Sabat. Tanong ko sa iyo, sa New Covenant ba na ipinag-covenant ang Diyos? Kanino ang Diyos nakipag-covenant? Sa Israel. Kasama ka ba doon o hindi? Sa Old Testament, hindi. Sa New Covenant na ang Diyos nakipag-covenant sa Israel, kasama ka, hindi? Naisama ko dahil nag-crop because of faith. Of faith. So, you are claiming that you are part of the Israelites. I am right? Physically, na lahi ni Abraham, hindi. Mm-hmm. Pero dahil ako'y sumampalataya sa Panginoon, I was grafted. So, kung grafted ka, kasama ka sa Israel, yung huwag kang papatay, kasama ka doon, na inutusan. Oo. Yung huwag magkakaroon ng ibang Diyos-Diyosan, kasama ka doon. Opo. Yung ipangilin ng Sabbath, kasama ka doon. Hindi. So, yung Ten Commandments, 9 na lang sa'yo. Iba na ang sa luma at sa bago. Kaya nga, kasi sabi mo, inalagay sa puso. Doon ba yung Ten Commandments sa Old, pagdating sa New, siyam na lang ba? Wala nang Sabbath. Ha? Kaya siyam na lang. Alam mo ba na sa Santiago, pag nilabag mo yung isa, nilabag mo lahat? Sagot. 4 minutes. Alam mo ba, pag nilabag mo yung isa, nilabag mo lahat? O dahil nag-iisa lang ang kautusan. Kaya nga, so pag nilabag mo, aminin mo, nilabag mo lahat. Ang lumang kautusan at bagong kautusan, yung kautusan tungkol sa gawa at tungkol sa pananampalataya magkaiba. I am asking you the Ten Commandments. Sa Santiago Kapitulo 2, pag nilabag mo yung isa, halimbawa, hindi ka nagnakaw pero nangalunya ka, alam mo bang mali yun sa New Testament? Opo. Alam mo, mali yun. So, sumasang-ayong ka na pag nalabag mo ang Sabat, kakasala ka. Hindi kasali ang Sabat sa New Covenant. Nung sabihin ni Kristo ang Sabat ginawa sa tao, kasama ka ron, hindi? Hindi. Hindi. So, hindi ka tao.
tawa ko. Uh-huh. Noong sabihin ni Kristo, Marcos 2:27, the Sabbath was made for men. Are you men or not? Are you human being? The Sabbath was a sign between God and Israel. I am asking you, Mark 2:27. The Sabbath was made for Israel. I made a covenant with Israel. Noong sinabi ni Jesus Christ, Mark 2:27, ang Sabbath ginawa sa tao, kasama ka doon o hindi? Hindi ako kasama doon. Hindi kasama. Yung Greek word doon sa tao, anthropos. Anthropos ka, hindi? Anthropos. Anthropos. So, kasama ka? Hindi ako kasali doon. Bakit dahil, hindi ka tao? Hindi. Kasi ang covenant is between God and Israel. Sabi mo, kung ang covenant between God and Israel, yung new covenant sa Israel din, ba't nag-angking kang Israelita? Because I was grafted. Kung nung grafted ka, yung bang aral na Sabbath, nung grinaf ka, magkaiba ba? Wala nung Sabbath sa New Covenant. Yung New Covenant ba na tinanggap ng mga Israel ang Israel ba, hindi na nagsasabath? Yung tumanggap ng New Covenant. Sabi sa Colossians, I am asking you the New Covenant, not in Colossians. Colossians chapter 2 verse 16, huwag na ninyong hayaan kay hatulan sa pamagitan ng kapistahan, buwanan, at Sabbath. Because it is a shadow, the substance or the body is Christ. Yung moral na Sabbath na nasa 10 utos, shadow ba yon o moral Sabbath? 2 minutes. Mayroon bang moral? I am asking you, moral mayroon o hindi? Mayroon bang moral sa Bible? You do not ask me, no. I am asking you. I am answering your question. Do not answer me with a question. Walang moral, walang ceremonial law sa Bible. Pag may nabasa kong ceremonial sa Bible, aminin mo mali ka. Sige nga. Pag may nabasa ko. Talaga? Aminin mo mali ka doon. Kung may mabasa. Kaya nga, aminin mo na mali ka at sabihin mong talo ka na. Kung mayroon, aminin mo. I am, you're under cross, Pastor. Sige. Just answer. Moderator. Okay. Pag may nabasa ko. Sige. Na yung mga Sabbath na kasama doon sa Colossians, hindi yon moral kundi criminal laws. You would not find the word ceremonial or moral law in the Bible. So you are not studying theology. I'm correct? Studying theology. What is ceremonial for you? The law was not classified into two categories. They did not classify. Yes. So you do not know what is the difference between moral and ceremonial. Sino nagsabing moral at hindi, ceremonial? Hindi, tinatanong kita, do not ask me. The Bible doesn't say anything about moral or ceremonial law. So you are not studying theology, right? I am studying theology, that's why. So you do not know the difference between moral law and ceremonial law. Kaya nga alam ko, nag-aral ako, kaya nalaman ko na walang moral at ceremonial law sa Bible. The law is law. So ngayon kung di mo ito mag-gets, doon tayo sa next question. Yung salitang ordinances, anong kaibahan sa ordinance at sa law? Parehas lang yun. Ang law ay maraming ordinances, maraming commandments. Yun. Hindi, anong kaibahan? I am asking you the difference between ordinance and the law. The law is composed of many ordinances. Sirka, wala bang kaibahan yun? Walang kaibahan. Ha? 20 seconds. Ordinances ay parte yun ng law. Ang kabuuan ay law. Okay, last question. Sabi mo, ang Sabbath ay sinabi ng Diyos na magpapabanal sa tao kung mangilin. Anong araw pinangingilin mo na nagpapabanal sa iyo? Sa New Covenant. Okay, Di sagot pa sagutin na lang. Okay. Sagutin lang. Sige po. Sa New Covenant, walang tinakdang araw para ipangilin o mangilin. So, ang mga Kristiyano ay nagtitipon-tipon araw-araw. Time na po. Salamat, Pastor. Okay. Ngayon, ang evangelist, SDA, sasagot sa negative. Opo. Pastor, 15 minutes. 15 minutes. Okay, 15 minutes. Paliwanag na, Pastor. Start. Alright. Good morning, everyone. Sa lahat po ng aming mga viewers sa ating GMM, ako'y natutuwa na sa aming pong pamamasyal from Boracay to Carabaoland and then here sa Romblon. By the way, live tayo dito sa Dad's Bukid. Opo. At mga kapatiran natin ang may-ari. At natutuwa tayo na nakontak ako ni Brother Jomer Taihon from Pangulo Church na mayroon daw gusto makipag-usap sa atin. At pinaunlakan naman natin kahit na ang ating purpose ay mamasyal. Pinaunlakan natin ang challenge, no? O yung invitation ng ating kaibigan na si Pastor Hope Falculan mula sa Life Mission Christian Fellowship. At patutunayan niya ang Sabbath ay hindi na dapat sundin sa New Testament. Pero narinig naman ninyo yung kanyang presentation from the very beginning until na natapos siya. Wala siyang nabasa na tinapos na yung Sabbath na ikapitong araw.
even our Lord Jesus Christ, it's very clear sa kanyang statement na walang tinapos. Kaya ang focus niya kasi New Covenant, Old Covenant, at hindi naman niya malaman doon kung alin yung nasa bagong tipan. No, mga kapatid? So, thank you, Pastor Hope. Ngayon, atin namang ililiwanagin sa kanya. Kasi ang sabi niya kanina, mga kapatid, ang Sabbath na term was first mentioned in the book of Exodus chapter 16. Pero when I questioned him, when I asked him sa Genesis chapter 2, no, na ang Diyos nagpahinga, ano yon sa Hebrew? So, medyo confused siya doon, pero okay lang, kasi inamin naman niya na Sabbath yon, kasi sa Hebrew noon, Shabbath. Okay? Shabbath sa Hebrew, na kung saan ang Diyos pala nag-Shabbath. If you are a follower of God, if you are a believer of God, bakit hindi ka mag-Sabbath o mag-Shabbath ng seventh day gaya ng Diyos na yung sinasampalatayanan? At sabi niya na yun daw Sabbath na ikapitong araw, hindi niya kasi alam na sa panahon ng Israel ay maraming Sabbath ang pinatutupad. Hindi niya alam yung kasi hindi naman niya alam po yung ceremonial at moral. Pagka pinag-uusapan ay Sabbath, lahat kaagad wala na. Mga kapatid, hindi niya alam mayroong Sabbath ng taon na nagpapahinga pag nagbubukid. Ay sa kanya lahat. Eh nung tinanong ko naman siya sa Mark 2:27, sinabi ni Kristo ang Sabbath ginawa sa tao, hindi daw siya kasama doon. So nung tinanong ko siya na tao ba siya o hindi, di ko alam kung nadulas lang yung sabi niya hindi, na napanood nyo naman. Pero atin lang po, part of Bible study, no, mga kapatid, ay atin po itong liwanagin na it was the very beginning of the book of Genesis. Alam naman natin na after the creation, ang Diyos nagpahinga. Okay? Basahin natin ang Genesis chapter 2, verses 1 to 3 para po masundan ang ating mga taga-subaybay. Ang sabi dito, "Thus the heavens and the earth were finished and all the host of them. And on the seventh day," Yom Shebe sa Hebrew, "God ended His work which He had made and He rested on the seventh day." Rested. Okay? Nag-Sabbath ang Diyos, Shabbat sa Hebrew. O kung nag-aral si Pastor, sabi naman niya, he studied his theology for 4 years. I don't think kung nag-aral siya ng at least basic Hebrew, ay maunawaan niya yung term Shabbat doon sa rested ay nandoon. Okay, mga kapatid, nandoon. At ang Diyos mismo was the first who kept or who rested on that seventh day. At yung seventh day, yun yung Sabbath na nasa Exodus. And what I'm proving here sa aming pong pag-uusap, eh yung nasa Exodus 20, we're talking about the seventh day Sabbath, not the other Sabbath, or part of the ceremonial laws. No? Hindi naman niya maintindihan yung ceremonial, kaya hindi na lang natin dinayon sa kanya. Kasi yung ceremonial, yun yung mga ordinances na ginagawa. So, we are talking about the seventh day Sabbath na nasa Exodus 20, nasa 10 commandments. Ngayon, ang sabi dito sa verse 3, "And God blessed the seventh day and sanctified it. And because that in it, He had rested from all His work which God created and made." So, it is very clear in these three verses, mga kapatid, na ang Diyos binasbasan niya. Kaya sa Tagalog, binasbasan ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin. You're a follower of God, you're a believer of God, and yet you are contradicting God's commandments or God's word. Malinaw naman na ang Diyos ay nangilin. Eh, maghanap siya ngayon na ang Diyos nangilin ng unang araw ng Sunday. O, kaya nga sa aming pre-debate conference kanina, before we had this final debate, mga kapatid, ay wala daw siyang issue sa Sunday. Eh bakit Sunday yung kanilang ipinangingilin? Wala palang issue doon. Eh wala namang utos ang Biblia. Mga kapatid, unless gusto niya patunayan na Sunday mamaya. Pwede yun. No, mga kapatid. Pero dito tayo sa ikapitong araw na mismo ang Diyos. Ngayon ang sabi niya, marami daw dito mga ninuno na hindi nangilin ang Sabbath. Bakit? Itatanong ko sana sa kanya, kailangan ba laging idiin ang Sabbath sa pangingilin? Hindi ba kayo pwedeng sabihin ng Diyos ang ibang mga salita niya, kailangan Sabbath? At kung wala bang nangilin, hindi ka na rin ba mangilin dahil may mga lumabag? Ibig sabihin, gusto mo rin lumabag dahil may lumabag? Yun ba ang gusto ng Diyos? Hindi ba sa Ecclesiastes 12:13, ang katungkulan ng tao sumunod sa utos ng Diyos? Ba't nilalabag nila? So, hindi nila sinusunod yung Diyos sa kanilang pinaglilingkuran. Ngayon, pagdating sa Exodus 20, verse 8 hanggang 11, kung binasa sana ni Pastor Hope yung 8 hanggang 11, makikita niya na yung Sabbath na seventh day doon ay ikinote ni Moses when he wrote this book from Genesis, from the creation itself. Because, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid, para mas clear at mas maunawaan ni Pastor. Ang hinahanap niya yung mali ng mga kapatiran o ng mga ninuno. Ba't hindi mo hanapin yung pagpapasunod ng Diyos? Ha? Kaya nga ang sabi ng Biblia, kapag ka alam mo tama, hindi mo ginagawa, kasalanan yun. Di ba?
Ito ang nakasulat, mga kapatid. Oh. Remember the Sabbath day. Kaya napansin mo, Pastor, single, no? Singular. Remember the Sabbath day. Anong Sabbath ito? Sabi dito, 6 days thou shalt labor, 6 days, and do all thy work. Verse 10, but the seventh day, Yom Shebae. Okay, Yom Shebae. Nasa Genesis chapter 2. Yom Shebae. Hindi ko alam kung alam ni Pastor. Is the Sabbath of the Lord God. This Sabbath is not the Sabbath of Israel, but this is the Sabbath of God. Okay? Tandaan mo ito, Pastor. Ang nakalagay dito, the Sabbath of the Lord thy God. It was God who made it, who established it, who sanctified it, who blessed it, and who rested it. Okay? And ang sabi rito, in it thou shalt not do any work, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gate. Verse 11, ito yung kinote ni Moses sa Genesis chapter 2. Ano ang sabi? For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, okay, the sea and all that in them, and is rested on the seventh day. O kita nyo, kinote ulit, rested, Sabbath ito sa Hebrew. Pastor, para mayroon din kayong learning, no, mula sa amin. Yung rested ito, Sabbath ito sa Hebrew, no, Pastor Hope. And ang sabi rito, wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. O napansin ninyo, binasbasa ng Diyos at ginawang banal yung araw ng Sabbath. Dapat, kung tinututulan nyo ang Sabbath, meron kayong itatayo na inyong stand. Ang problema, wala kayong maitayo. Gusto nyo lang sirain ang utos ng Diyos para magmukha kayong tama. Hindi pa rin magiging tama dahil wala naman kayong maitatayo. You're just destroying the law of God, specifically the Ten Commandments, just to destroy, pero wala naman kayong maitatayo. Bakit? Kasi, ang sa kanila, pinaghalo-halo nila. That's why there is a confusion sa kanilang aral, mga kapatid. Bakit? Kasi pag nakabasa ng Sabbath, uy, Sabbath, wala na pala. Ang problema, wala naman siyang nabasa na yung Sabbath, wala na. And he quoted Colossians chapter 2, verse 16, na huwag nang pasakop sa bagay na yon. Ang problema, yung Sabbath doon, kahit sa mga komentary ng mga Bible commentaries, hindi kasama doon ang seventh day Sabbath, kundi mga ordinances. Kaya nga, if you read that book, huwag ka magsimula sa 16, magsimula ka sa 14. Dahil yun ay mga handwritings, yun ay mga ordinances na idinagdag 3:19 ng Galacia. Ngayon, yung bang sumulat ng ikapitong araw na Sabbath, si Moises ba o ang Diyos? Itanong ko sana sa kanya kanina, o ang Diyos pala? Kung ang Diyos ang sumulat nun, ba't hindi mo sinusunod pero tumatawag ka sa Diyos? Diba? Ulitin natin, ang tungkulin ng tao, sumunod sa utos ng Diyos. Isaias Kapitulo 56, versikulo 2, ang wika po ay mapalad ang tao at ang anak ng tao na nanghahawak dito, na alin? Na nangingilin ng Sabbath upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay ng paggawa sa anumang kasamaan. So dito makikita natin na sino ang tinatawag na mapalad, blessed, happy, fortunate, those who kept the Sabbath day. Okay? Yung mga nangingilin pala ang mapalad. Ewan ko lang si Pastor kung ano yung araw pinangingilin niya. Sigurado hindi mapalad yun. Hindi banal yun. Dahil sa loob ng isang linggo, ikapitong araw lang yung banal, yung tinatawag natin na binasbasan ng Diyos. Kaya kung ang paksa sana namin kanina, alin ba tamang araw ng Sabbath na dapat ipangilin ng tao? Sabado o Linggo? Ayaw niyang itayo yung Linggo dahil wala daw silang issue doon. Eh kung wala palang issue doon, ba't yun na sinusunod nyo? Eh of course, wala naman ang utos. Walang utos ang Diyos. And Christ never mentioned about the first day or the Sunday to be kept. Dahil hindi naman yun sinanctify, hindi naman yun ginawang banal. Ba't yun ang sinusunod nyo? Ibig sabihin, you are following in your own will, not the will of God. Yun ang maliwanag doon, mga kapatid. Ngayon, kung ating itutuloy yung verse 6, kahit nga sa verse 6 ng Isaiah, mga kapatid, chapter 56 rather, ay makikita natin na kahit yung mga Gentiles, okay? Mga Gentiles in the Living Bible ay dapat mangilin, mga kapatid, dapat mangilin. Okay? Hindi niya alam yon, mga kapatid, in the Living Bible. Verse 6 ay yung mga umiibig sa Panginoon na nangingilin ng Sabbath. Pag sinabing Gentiles, hindi sila included sa mga Israelites. O basahin natin, chapter 6 dito sa King James. Pero kung hanapin niya yung Gentiles na word mamaya, may version naman tayo. Sabi rito, gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon.
upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon, upang maging Kanyang lingkod, bawat nangingilin ng Sabat, upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. O ito hindi Israelita. Sabi niya sa Israelita lang, eh bakit ito mga taga-ibang lupa? In another version ay mga tinatawag nating Gentiles. If you're not part of the Israelites, then you are a Gentiles. Kung ikaw ay taga-intil, Pastor, kasama ka rin pala eh, oh, nangingiling, umiibig sa Panginoon. Then, if you are not keeping the commandments of God, especially sa ating paksa, Sabbath day, then you are not obeying God's law, then hindi mo iniibig yung Panginoon. Dahil ang sabi dito, yung nangingiling ng Sabbath na taga-ibang lupa, umiibig sa Kanyang pangalan, sabi dito, at nangingiling ng Sabbath at nag-iingat ng Kanyang tipan. O, ito, ilang minuto? And, 3 minutes. So, makita natin mga kapatid na kahit na mga taga-ibang lupa, mga Gentiles, nangingilin ng Sabat. Kaya tama yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Mas naniniwala ako kay Kristo kaysa kay Pastor Hope. Kasi ang sabi ni Kristo sa Mark 2:27, ito po, kung nag-aral si Pastor ng Greek, ang nakalagay dito ay Sabaton. At yung Sabat na ito ay ginawa para sa tao. Yung salitang tao doon, hindi naman sinabing taong Hudyo. Kung taong Hudyo sana, tama si Pastor, ang nakalagay Anthropos, sa Greek, Anthropos, nangangahulugan itong human being. Ang sabi dito, ang Sabat ginawa para sa tao. Okay? Hindi ang tao para sa Sabat. So, napakaliwanag naman, no, mga kapatid, na hindi ito Sunday, hindi rin pinala yung ikapitong araw ng Sabat. We are talking the seventh day Sabbath, not the other Sabbath na hindi kasama sa sampung utos. Yun ang sinusunod namin, eh, mga kapatid. Ay maliwanag na ang sabi ni Kristo, the Sabbath was made for man. Anthropos, dapat kasama si Pastor, kaya nga medyo nalito siya kanina doon sa sagot niya kung kasama ba siya o hindi. Bakit? Kasi kung kasama siya, dapat mangilin siya. Ngayon, ang ginagawa niya, pinagkukontra-kontra niya yung Biblia, sinisira niya yung utos ng Diyos, hindi niya sinusunod eh. Hinahanapan niya ng butas na sabi niya na ibinigay kay Moses. Of course, kasi kung ang Pilipino ang binigyan, dapat na sa atin unang tinanggap. Kaya tama si Apostol Pablo, Roma Kapitulo 3, sa mga Hudyo, unang ipinagkatiwala ang mga aral ng Diyos. Gawa 7:38, upang ibigay sa atin. Ang problema, hindi nakatanggap si Pastor, kaya hindi siya nakapangilin. E ngayon, baka mangilin na siya pagkatapos ng usapang ito. Bakit? Kasi, tama naman yung Hudyo, sila yung pinagkatiwalaan ng mga aral ng Diyos. Roma 3. Okay? At pagdating sa 7:38 ng gawa, ibinigay sa atin yung mga aral na buhay. Kasama yun. Kasamang Sabat. Kaya nga, mamaya, kung sasabihin niya ang natira hindi Sabat, anong araw yun? Anong araw yun? Kung hindi ikapitong araw, anong araw yun, Pastor? O, di makipag-showdown ka sa akin. 1 minute. One minute na lang. Mabilis ng oras, ha? Ha? Makipag-showdown siya sa akin kung anong araw yung natira. O, dahil sa Hebreo 4:9, may Sabat dyan na natitira. Excuse me, para sa bayan ng Diyos. Yung bayan ng Diyos pala, sabi niya, ay grafted. Tama, sangayon ako doon, grafted. Kung grafted ka, yung bang aral na pinagdugtungan mo, Sabbath keeper naman pala, ba't ikaw naging Sunday? Dapat Sabbath keeper ka rin. Kasi yung New Covenant, kinote niya, kasama siya doon. O, ikatuparan nyo, nasa Hebreo. Yung pakikipagtipan ng Diyos, Israel na pa rin naman pala. Hindi siya kasama, sabi niya. Kasama ako doon dahil grafted ako. Kung grafted ka, di ba yung aral ay nagsimula sa Hudyo? Bakit nung naidugtong ka, Sunday sa'yo, Sabado o Sabat, ikapitong araw yung sa Hudyo? O di ba? At yung Sabat na yun, hindi yung sinabi na Sabat ng Hudyo. Wala kang mababasa, Pastor, na Sabat ng Hudyo yan. Ang sabi sa Exodus 20 verse okay, 10, ayun, tapos na. Start. Sige, Pastor, tanong na. Kailan ipinag-utos na ipangilin ang araw ng Sabat? Pinag-utos siya, una sa nakasulat sa Biblia, sa Exodus 20. Ngayon, hindi pa man nagsimula doon, nalaman na natin na talagang inutos na ito, nasa isipan na nila, dahil sa Exodus 16 pa lang, napansin ninyo na sumusunod na yung mga Israelita. So wala pa yung utos doon sa Exodus 20. Kaya ang sabi sa verse 8, remember. Pag sinabing remember, there was a commandment before, not written in this book, pero nasa puso nila. Kaya nga, salitang remember. Halimbawa, pag ang magulang mag-utos, hindi maalis na sila, sasabihin nila, remember ha, yung aking bilin. So, mayroong utos. Hindi lang nakasulat dito, pero nakasulat sa puso nila yan. Kaya nga, ang Diyos mismo ang nag-establish niyan.
Pastor? The Old Covenant was written in two tables of stone. The New Covenant was written Tanong po kayo. Pinapaliwanag ko sa iyo na hindi... Sa rules po natin, do not explain, just ask question. Mamaya po kayo magpaliwanag sa another 15 minutes nyo. Magtanong po kayo sa akin. Tanong lang kayo. Opo. Hindi alam ng mga tao sa Genesis ang Sabat. Hindi, magtanong po kayo, huwag kayo mag-conclude. Saan yan inutos ang Sabat? Sabi ko, inutos na yan noon pa, hindi lang nakasulat dahil nisulat sa puso that nila. That is a speculation. Huwag po kayong mag-comment, meron tayong rules. Magtanong kayo, huwag kayong mag-comment. Tanong lang. Do not conclude, Pastor, ask questions. Saan po? Nakalagay na nga sa puso nila yan. Kasi noon sila, hindi naman masuwayin, hindi tulad ng mga tao ngayon, kahit nakasulat na, lumalabag pa. Nakasulat na sa puso nila, kaya nga ang nakasulagay sa Exodus 28, remember. Ibig sabihin, there was a existed law before, kasi salitang remember. Kung di nyo po naunawaan yung salitang remember, it's up to you. Pero yung salitang remember, may utos na ang Diyos before. Kaya nga in-establish niya, Genesis pa, isinulat nila. Hindi lang dapat specific, kasi kung specific, o di lahat nakasulat sa Biblia, Sabat, ganun ba yon? O hindi, ganun yon. Therefore, nakasulat na po yan, kaya may remember. Kasi kung hindi yan remember, yan pa ang sulat, yan pa ang utos ngayon. Next question. Kanino ibinigay ang utos sa Sabat? Ibinigay una sa Israelites na nakasulat dahil sila yung bayang pinili ng Diyos. Ang sabi ni Kristo, ang Sabat ginawa para sa tao. Ang Sabat na yon na ginawa para sa tao, kasama ka doon. Bakit? Kasi yung Sabat ginawa na wala pang Hudyo, wala pang Kristiyano. Genesis chapter 2. Okay? Maliwanag yan. Wala pang Kristiyano, walang Hudyo. Ginawa na yung Sabat. Inutos lang una sa mga Israelita, sa mga Hudyo, dahil sila'y pinili ng Diyos na bayan upang magliwanag sa buong bansa. Ayan, yan po ang sagot ko. Next question. Kailan isinulat ang Genesis 2:1-3? Hindi yan pinag-uusapan na kung kailan sinulat. Ang pinag-uusapan natin kung dapat bang sundin o hindi. Kasi nga, kasama yon dahil doon, sabi mo sa akin, we are talking about kung dapat bang sundin o hindi. We're kailangan talking natin kailan. Malaman yon para malaman natin kung anong paano inutos yung Sabat. Okay? Hindi. Ang pinag-usapan dyan, kung dapat bang sundin o hindi, patunayan mo na hindi na dapat sundin. Magtanong ka. Tinatanong nga kita para We are not talking about date, we are talking about the paksa natin. Dapat ang paksa natin, kasama yan kung kailan isinulat. Kasi wala namang nakapagsulat dyan ng definite na date. Yan ay assumption lang din. So, sino nagsulat ng Genesis 1? Si Moses. Si Moses. So, dahil si Moses ang sumulat ng Genesis 1-3, si Moses ay nabuhay sa panahon. Magtanong kayo, huwag kayong magpaliwanag kung kailan nabuhay si Moses. Magtanong kayo kung ang Sabat ay susundin o hindi. Dahil doon, hindi alam na mga taong nabuhay. Magtanong kayo, Pastor. Tanong lang, Pastor. Walang alam ang Genesis. Hindi, magtanong kayo. Huwag kayong magpaliwanag. Kaya po mag-explain. Tanong lang. Hindi ako magtatanong eh. Ay, magtanong kayo kasi yun ang paksa natin. Yun ang ating rules eh. You're not following the rules. Tanong mo. Ayon tapos sa i-clarify po mamaya. Pastor, meron akong pinaliwanag. Genesis 2, Exodus 20, Isaiah 56, Mark 2, at etc. Magtanong kayo doon sa pinaliwanag ko. Yung hindi mo naintindihan sa pinaliwanag ni Pastor, tanong mo. Kasi ang tututulan mo kasi, Pastor, istap mo na natin tayo para hindi naman unfair kay Pastor. Ang patutunayan mo, hindi na dapat sundin. So, itanong mo sa akin, bakit namin pinagpatuloy hanggang ngayon? Yun. Diba? Bakit ninyo sinusunod? Yan bang ang ating issue dyan, Pastor? Huwag po kayo magpaliwanag dahil yos, you have still... Pastor, dahil lang ha, naka-off ang time. Ang time mo ngayon, Pastor, magtanong sa akin for 10 minutes. Gaya nung ginawa ko sa'yo kanina. After mo mag-explanation, nagtanong ako. Ngayon, you have to ask me question for 10 minutes. Ilan na ba natira ka ba? 7 minutes na lang. Magtanong po kayo. Mamaya na kayo magpaliwanag after ng question. Magpaliwanag kayo another 15 minutes. Inutos ba sa mga hindi Hudyo o Israelita na ipangilin ang Sabat sa lumang tipan? Ang sabi sa Isaiah 56, basahin natin ulit, baka di mo narinig. Ito, niliwanag ito ni Isaiah. Sa Exodus, ganun din. Inutos din sa Exodus 20. Basahin ko, Pastor, ha? Para maintindihan nyo. Kasi tanong mo kung inutos. Kasama. Kasama. Specific lang sa Hudyo dahil sila iliwanag na para sa lahat ng bansa. Exodus 20, sabi dito, kahit mga taga-ibang lupa, pakinggan ninyo, hindi kasama Israelita, kasama dito mga hindi Israelita. Sabi dito, verse 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos, sa araw na yun, huwag kang gagawa, yung anak na lalaki, babae, alipin lalaki, alipin babae, kahit na taga-ibang lupa, kasama sa inutusan. Ngayon, sa verse, may 1 minute po akong explanation.
Sabi mo lang, Brad, kung hindi na 1 minute. Isaiah chapter 56, ang liwanag dito sinabi, sabi verse 6, gayon din ang mga taga-ibang lupa. Sa ibang version ng The Living Bible, chapter 56, Gentiles, kasama. Ang sabi dito, na nakikilakip sa Panginoon at nangasiwa sa Kanya at nagsiibig sa Kanyang pangalan upang mangasiwa sa Kanya. Nagsiibig sa pangalan ng Panginoon at maging Kanyang mga lingkod. O diba, maging servant ng Panginoon. Bawat nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. Kasama, Pastor. Hindi ka lang sumunod. Okay. Oh, next question. Okay. 5 minutes. Yung bang mga hintil o hindi Israelita na nangingili ng Sabat ay kasama ng bansang Israel o nasa labas ng bansang Israel? Kasama sa bansang Israel. Meron sa loob ng mapa ng Israel. Yung sa Exodus 20, nasa loob ng mapa. Yung nasa Isaiah 56, wala. Kaya nga, taga-ibang lupa eh. Pag sinabing taga-ibang lupa, hindi yung kababayan ng Israel. Labas. Oo. Oh. Next question, Pastor. 5 minutes and 24 seconds. Next question po. Kung wala na kayong tanong, mag-Bible study na lang tayo. May ilan pang... 5 minutes. May 5 minutes ka pa, Pastor, magtanong. Sandali. Sige po. Tumunog din gangis. Next question, Pastor. I'm not relaxed dahil naka-video. Okay lang po yan. Wala namang problema yun. Kung pwede, wag nating sama yan kasi I never expected na ganito. This is my first time. Kung Bible study lang tayo ng ganito, okay lang sa akin eh. Pero, naka-video tayo. Ayaw nyo ba na makilala yung church ninyo? Makilala ka? Hindi, wala naman ditong... Wala yan sa ano eh. I-post mo muna. Okay. I-post mo muna, Pastor. Okay. Magtanong na po kayo. 4 minutes na lang eh. 4 minutes po. 4 minutes. Magtanong na po. Masayang yung oras ninyo. Huwag kayong mag-alala kasi ipapakilala din naman kita. Wala namang masama dito. Okay. Fair naman tayo dyan eh. Okay. Ano po? Next question po. May 4 minutes pa po kayo magtanong, Pastor. Pwede kayo magtanong sa New Covenant kasi ang ating paksa nasa New Testament to. Pero nasa Old Testament kayo, okay lang. Pero nasa New Testament, pwede kayo magtanong. Sige po. Hindi ako magtatanong kasi gusto ko i-explain eh. O di, ma-i-wave mo na yung tanong mo, yung oras mo. Mag-explain ka na ulit ng another 15. 15 minutes. Nasa rules po tayo. We have rules para po maganda yung ating usapan. Kung wala kayo tanong, pag wala na siyang tanong, iputol na natin yung natirang oras niya. Mag-explain na po kayo ng 15 minutes. Okay, sige. Ano ba, Sir? So, sige, putulin na to. Okay. Sige. So, add po tayo ng 15 minutes. 15 minutes para si Pastor naman. Opo, okay. So, Pastor, 15 minutes Pastor. Para po sa... Sabi sa Exodus, iisa lang ang utos sa Israelita at sa hindi Israelita, sa Israelita na nakikipamayan sa Israel. Nung umalis ang mga Israelita sa lugar ng Ehipto, may mga sumama sa kanila. So sabi ng Panginoon sa verse 50:49. Anong book yung basa? Exodus 12:49. Isa lang kautusan sa isinilang na Israelita at sa mga estranghero na nakikipamayan sa inyo. Okay. Hindi alam ng mga taong nabuhay sa Genesis ang tungkol sa ika-apat na utos na ipangilin ang Sabat sapagkat ang utos ay ibinigay sa panahon ng Exodus sa lugar ng Sinai sa panahon ni Moses. Ang pagitan ng panahon ni Moses at ng Genesis chapter 1 hanggang chapter 2, 1 to 3 ay mahigit 2,000 taon. Nalaman lang ng tao na nilikha ng Diyos ang langit at lupa sa panahon ni Moses. Walang nakakaalam ng mga tao sa panahon ng Genesis simula kay Adan hanggang sa mga anak o apo ni Jose, ani Jacob, na ang Diyos ang lumikha ng langit at lupa dahil ang sumulat ng aklat ng Genesis ay si Moses sa panahon ng Exodus. Ang pangyayari na nilikha ng Panginoon, ang pangyayari na ang Panginoon ay lumikha sa loob ng 6 na araw
ay nanatiling lihim sa lahat ng tao at nahayag lamang sa panahon ng Exodus doon sa bundok ng Sinai nang sabihin ng Panginoon kay Moses na ang Panginoon ay lumikha ng 6 na araw at sa 7th araw siya ay nagpahinga. Dahil doon, ang mga naunang tao kay Moses hanggang kay Adan, hindi nila alam ang tungkol sa bagay nito. Lalong hindi nila alam na dapat nilang ipangilin ang araw ng Sabat. Sa Genesis 2:1-3, nung magpahinga ang Panginoon, siya lang ang nagpahinga. Hindi sinabi ng Panginoon kay Adan ang tungkol sa Sabat, kay Eva, kay Cain, maging kay Noe, kay Abraham, o kanino paman. Dahil dito, walang nakakaalam ng tungkol sa araw ng Sabat. Hindi isinulat sa puso ng tao ang kautusan tungkol sa Sabat. Ang kautusan na ipangilin ang araw ng Sabat ay isinulat sa 2 tapyas ng bato doon sa bundok ng Sinai sa panahon ni Moses na tinatawag din siyang 2 tapyas ng kasunduan. Kaya sumusunod ang mga Hintil o hindi Israelita sa kautusan ay sapagkat sila ay sumama sa bayan ng Israel. Ang mga bayan na hindi kasama ng Israel o nasa labas ng Israel na hindi alam ang kautusan ay hindi sila, wala silang katungkulan na yun ay sundin. Nang ibigay ang utos na ipangilin ang araw ng Sabat kay Moses doon po sa bundok ng Sinai, nandoon na po sila sa ilan. Hindi nag-utos si Moses na sa mga Israelita na bumalik sa Ehipto para pagsabihan ang mga taga-Ehipto ng tungkol sa Sabat. Nandoon na sila sa ilang at hindi sinabihan ng mga Israelita ang mga Moabita ng tungkol sa Sabat. At nang sila'y pumasok sa lupang pangako, ang sabi ng Panginoon, patayin ang lahat ng naroon. Kung papatayin sila lahat ng naroon, hindi nila malalaman ang tungkol sa araw ng Sabat. Sabi ng Panginoon sa 4th utos, sa 10th utos, isa sa mga utos, huwag papatay. Pero sabi ng Panginoon, pagdating ni Josue doon sa lupang pangako sa lugar ng Jericho, lahat ay papatay na may buhay, kasama na pati ang mga hayop. Dahil pinatay po sila, yung mga taga Jericho, hindi na po nila nalaman ang tungkol sa mga kautusan na kapaloob sa 10th utos. Dahil hindi naman po yun para sa kanila. Ang mga taga-ibang bayan na sumama sa Israel, sila lang po ang obligado na sumunod sa 10th utos sapagkat sila po ay kasama sa 10th utos. May mga bansa sa paligid ng Israel na naroon na kasabay ng Israel, halimbawa yung Egypt, pero hindi po sila pinagsabihan ng kautusan tungkol sa Ehipto. At tungkol po sa 10th utos, lalo na po yung tungkol sa 4th utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat. Sabi sa Marcos 2:27-28, ang Sabat ay ginawa para sa tao. Sabi sa Mateo 10, nang tawagin ng Panginoon ang 12 alagad at sinugo niya ang mga ito, sinabi niya sa mga alagad ang ganito, huwag kayong pupunta sa mga bayan ng Hintil at sa mga Samaritano, pinapadala ko lang kayo sa mga nawawalang tupa ng Israel para mangaral. So, hindi kabilang sa mga tatanggap ng kautusan o hindi pinapaabot ng Panginoon ang mga bagay na tungkol sa kanyang kautusan, yung mga hindi kabilang sa bayan ng Israel. Sinabi ng Panginoon doon sa babae na taga Syrophoenicia na isang Hintil doon sa pagitan ng doon sa malapit sa Tiro at Sidon na humingi sa kanya ng tulong. At ang sabi niya ay, ako ay ipinadala lamang sa bayan sa mga nawawalang tupa ng Israel. Pagkakataon niyon para ipangaral niya ang kanyang salita o kautusan, pero hindi niya ipinangaral. Nagsumamo ang babae at ang sabi ng Panginoon ay, ang pagkain ay hindi binib, ay para lamang sa mga bata, hindi sa
aso. Ngunit sabi ng babae, kahit mumog ay tatanggapin ng aso. Ang mga hintil ay tinuturing na marumi para silang aso. So, hindi sila pinapaabot, hindi pinapaabot ng Panginoon yung kautusan sa kanila sa panahon yon ng lumang tipan. 8 minutes and 40 seconds. Nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo at nabuhay namang muli siya, muli niyang inutusan ang mga alagad at ang sabi niya, ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng mga bansa at gawin silang mga alagad. Iyon na ang bagong tipan. Sa lumang tipan, ang sakop ay Israel at yung mga taong nakipamayan nakasama po nila. At sa bagong tipan, kasama na po ang lahat ng bansa, hindi lang po yung bayan ng Israel. Sa sampung utos, ng pang-apat na utos ay ipangilin ang Sabat, ang tinutukoy na Sabat ay ang ikapitong araw. Hindi pinapag-usapan dito yung kapistahan, yung na taunan at buwanan. Hindi binabanggit dito yung mga Sabat sa ikapitong buwan o iba pang mga Sabat na pumapatak kahit hindi ikapitong linggo. May Sabat sa unang araw, may Sabat sa ikawalong araw. Hindi yon ang tinutukoy na Sabat para sa na ikapitong araw. Ang Sabat ay nasusuway. Sabi po doon sa araw ng sa Juan, kabanatang 7, ang mga Islita ay sila po ay nagtutuli kahit na araw ng Sabat. Makikita natin dito na mas mahalaga yung pagtutuli kaysa sa Sabat, sapagkat hindi pwedeng ipagpaliban ang pagtutuli kahit na araw ng Sabat. Iyon ay para sa mga Israelita. Tungkol sa Sabat, walang kautosang may kita na dapat magtipon sa ikapitong araw. May utos tungkol sa huwag gumawa ng apoy, huwag lalabas ng bahay, may kaparusahan na nakalagay na ang gagawa ay papatayin, at mayroon isang halimbawa doon sa Bilang kabanatang 15 na mayroong lumabas na isang Israelita at siya nangahoy at sila at siya po ay pinatay. Sa Gawa 15, may mga Pariseo at Eskriba na sumasampalataya at sabi nila ay ang mga hintil na mananampalataya ay kailangang tuliin para maligtas. Nag-usap-usap ang mga apostol at mga leader ng iglesia sa Jerusalem at napagpasyahan nila na ang isulat at tagubiling sa mga mananampalatayang hintil ay huwag mangangalunya, huwag kakain ng dugo, huwag kakain ng mga inihandog sa Diyos-Diyosan at huwag kumain ng binikti. Hindi nabanggit ang tungkol sa araw ng Sabat. Sa mga Pariseo at mga Eskriba na naging mananampalataya, ang issue nila sa mga bagong mananampalataya na hindi Israelita ay hindi ipangilin ang araw ng Sabat, kundi dapat silang tuliin para sila po ay maligtas. Ang Sabat na nabanggit sa Kolosas 2:16 ay hindi taon ng Sabat, hindi buwan ng Sabat, kundi ang lingguhang Sabat na nagkaroon ng katapusan kay Kristo. Four minutes. Si Jesus ay isinilang sa panahon ng kautusan ng isang babaeng birhen ayon sa Galatia 4:4 upang ang mga nasa ilalim ng kautusan ay iligtas. Yung sinabi sa Mateo 5:18-19, iyon ay panahon ng kautusan. Si Jesus ay isinilang sa panahon ng kautusan, nabuhay sa panahon ng kautusan, at namatay sa panahon ng kautusan o Old Covenant. Hindi niya sinira ang kautusan, kundi ito ay ginanap. At ito ay naganap na. At pinupad ng Panginoon. At nung maganap na, tapos na po siya. At nung banal na hapunan, nung bago po siya ipako sa krus ng Kalbaryo, pinagdiwang pa rin po noon ang
pag-alala nila ng paglaya mula sa Ehipto, kaya sila po ay nagkakaroon ng paghahandog. At mayroong tauna na paghahandog ang mga Israelita at ang inihandog nila ay mga ay ang dugo ng hayop. Ngunit doon sa bagong tipan, ang inihandog ay ang dugo ni Kristo. Yun ang sabi niya nung siya sa mga alagad nung sila po ay magtipon nung gabing yon bago po siya hulihin ng mga pinuno at mga kawal. Ang tanda, ang dugo ni Kristo na nabuo sa krus ng Kalbaryo, yun yung naging dugo ng bagong tipan. Kaya natapos po doon yung lumang tipan. Ang Diyos ang gumawa ng bagong tipan sapagkat ang lumang tipan ay nagkaroon ng problema ayon sa Hebreo kabanatang 8, talatang 7 hanggang sa mga sumusunod na talata. Hindi gagawa ng bagong tipan ang Panginoon sa mga Israelita kung walang nakitang pagkukulang ang Panginoon sa unang tipan. Nagkaroon ng problema ang unang tipan sapagkat ang bayan ng Israel ay hindi naging tapat sa kanilang pangako na sundin ang sa lugar ng Egypto. 2 minutes. Ang 10 utos na nakasulat sa bato, yun ang mga kondisyon at patakaran ng kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng Israel. Kasama na po doon ang 4 na utos, ipangili mo ang araw ng Sabat. Kaya, ang Sabat ay para lang sa Israel at sa mga taong nakikipamayan na kasama ng Israel. Hindi sa lahat ng tao o sa lahat ng bansa. Ilang minuto? 1 minute. 1 minute lang, sir. And pa 45 seconds. Ang Sabat ay anino? Si Jesus ang kaganapan. Ang Sabat ay may kinalaman sa panahon kung ipagdiriwang o alalahanin ang araw ng pamamahinga. Sa lumang tipan, ang kapahingahan ay masusumpungan kay Kristo at hindi pinapag-usapan dito ang tungkol sa panahon. Sabi ng Panginoon, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang kapahingahan na yun na binibigay niya ay walang kinalaman ang tungkol sa panahon. Yung sinasabing natitirang pahinga sa Hebreo, hindi nababanggit doon ang salitang kapanahunan. Nakapahingahan, kagaya po ng 7 araw. May seconds pa ba? 50 seconds. Okay na. Okay, then 10 minutes. Okay. Pastor? 10 minutes po. Salamat, Pastor, sa iyong 15 minutes na rebuttal. Tanong ko po, Pastor, sabi mo, may isang batas para sa mga Israelita at yun ang nakikipamayan. Ang tanong ko, anong batas yun? Sabat ba yun o pagtutuli? Yung nasa Exodo 12:48-49. Anong utos yun? Sabat o pagtutuli? Yung kautosan. Yung kautosan na yun, na binabanggit doon. Kautosan ba yun ng Sabat o kautosan ng pagtutuli? Kautosan. Kung mabasa ko kautosan ng pagtutuli, ay minimum mali kayo doon. Sige, basahin mo. Basahin natin. Pause muna. Okay. So, Exodo 12:48. Sabi dito, at pagkang isang taga-ibang lupa ay makikipamayan kasama mo at mangili ng Paskwa sa Panginoon, ay tuliin lahat ang kanyang mga lalaki. At saka siya lumapit at ipangilin, at siya ay magiging parang ipanganak sa lupain ninyo, datapwat sino mang dituli ay hindi makakain niyaon. So yung kautosan pala, tuli, hindi Sabat. Okay. Next. So, aminin mo, mali ka doon. Hindi. Mali ka. Mali, yung ang Sabat, kailangan ng circumcision para matupad ang Sabat. Hindi, kaya nga ang tanong ko sa iyo, mangiling ang Sabat. Ang tanong niya, kung kautosan ang pagkuli. Sumagot ka lang pa sa tanong. Sabi mo, na yung unang araw ay Sabat. Saan mo nabasa ng unang araw sa Linggo ay Sabat? Saan mo nabasa? Wala akong sinabi na unang araw ay Sabat. Sinabi mo, tinirecord ko nga, may Sabat na unang araw, nakarecord tayo. Saan po nabasa ninyo ng unang araw ng San Linggo yun? Baka unang araw yun ng pista. Hindi yun. Ang tinutukoy ko... Kaya nga, tinatanong kita, anong talata yung unang araw ay Sabat? Sa buwanan o...
taunan na kapistahan yon. Hindi yon yung tinutukoy ko na nakasulat doon sa dalawang tapyas ng bato. Hindi, kasi sabi mo, may sabat na unang araw. Anong talata yon? Yung sabat na unang araw na sabat. Anong talata? Yung unang araw na sabat at ikawalong araw na sabat. Hindi, I am asking you the first day sabat. Where in the Bible? Saan po? Hanapin ko pa. Sige, it will take ay, di post natin. Kasi gusto na, katotohanan ng hanap natin. Hanapin po ninyo. Pero meron. Hindi ko alam sa kanya. Kaya tinatanong ko siya kung totoo ba yung sinabi niya na merong unang araw ng sabat. Nirecord ko, nakarecord din yon. Saan po sa Biblia na ang sabat, ang unang araw ay sabat? So, stop. Saan po? Sige. Meron po ba wala? Moderator. Oh, sir, meron po wala? Hinahanap ko pa. So, meron? Meron yan. Unang araw ay Sabat. Thursday. O, ang Sabat ay unang araw. Saan po? Siguraduhin mo, Pastor, meron ha? Kasi hinahanap niyo eh. Pero pag wala, pwede niyo nang sabihin na nagkamali kayo. Kasi next question na tayo. Next question, hindi na kita ni Pastor eh. Oh. Next question, present to the next question. So, kasi, akin na lang wala eh. Pastor, gusto kong sabihin sa iyo, ay di wala, kasi magtatanong pala. Mamaya na lang ako magsabi. Next question eh. Ano, Pastor? Wala. Sige, go on. Di, aminin mo muna mali, kasi wala kang mabasa eh. Dapat kasi, kung mayroon kang gustong patunayan, ang sabi sa ating rules, ayon sa Biblia. So you should base the Bible on what verse na ang unang araw ay Sabbath. Saan po? Hindi ko maalala. Kaya hindi ko maalala. So kung wala ba sa Biblia, aminin mo na mali kayo doon? Pastor? Sagutin mo, Pastor. Kasi, kung mayroon, wala. Kasi wala pa. Hanggang kailan tayo maghihintay? Meron pa pong 9 minutes and 9 minutes pa. Nakakatulog si tatay. Inom na lang din ako. Pastor, inom na kayo tubig ko, sir. Wala sa kayo, Pastor. Ang alam ko kasi wala yun eh. Wala naman talaga eh. Ewan ko, Pastor, baka may nabasa siya kasi obviously, nauna naman siya sa akin mag-aral eh. Unang araw ay Sabat. Meron pa, sir, wala? Siguro, bigyan ka namin, Pastor, ng isang minuto. Okay. Balikan mo na lang. Ha? Hindi. Kasi, yun ang tanong ko eh. Oo. Wala. Basta di nasagot ni Pastor. Na wala. Di sabihin na lang niya, wala. Wala siya nabasa. Nabasa niyo na ba, Pastor, sa Bible? I-revise natin yung tanong. Nabasa niyo na ba na yung first day ay Sabat? Kinahanap ko pa. Pero nabasa niyo na po yun. Aminin niyo, Pastor, nabasa niyo na yun? Hindi pa. Marami pa nakalatag dito na tanong. Sige, proceed ka sa next. Hindi, aminin mo muna na hindi mo pa nabasa yun. It's so, just only your conclusion or assumption mo. Pag hindi ko nakita, totoo yung sinasabi mo. Okay. So, huwag mo na hanapin kasi wala talaga yun, Pastor. Next question, next Pastor. Next question. Oo. Sabi mo, yung Colossians 2:16 ay seventh day Sabbath yun. Pastor, yes. Tama ba? Seventh day Sabbath. Yung bang nakalagay doon na Sabbath, singular ba yun o plural? Sa Greek. Sabbathon? Hindi, ang tanong ko kung singular yun o plural. I'm not asking the Greek word. I'm asking the numbers. Plural yun o singular? Pastor? Plural. Plural. So kung plural yun, ilang Sabbath yung pinako ni Kristo? Lahat. Lahat ng Sabbath? Yes. Kasama yung nasa sampung utos? Opo. Bakit sa sampung utos, Sabbath lang na ikapitong araw ang ipinako, hindi kasama yung ibang utos? Sinama lahat. Sinama lahat, pati yung huwag kang papatay? Opo. Pumapatay ka na ngayon? Hindi ako pumapatay. Ay, sa anong utos ang sinusunod mo na huwag kang papatay? Ang huwag kang papatay na nakasulat sa sampung utos ay nabanggit din sa bagong tipan na hindi nakasulat sa
dalawang tapyas ng bato. Eh, nakasulat kay, kaya nga nasa sampung utos eh. Iba yung nasa sampung utos, nasa tapyas yun. Tanong ko sa'yo, inulit, iba ba yun? Yung bang huwag kang papatay dito sa bagong tipan at nasa sampung utos, magkaiba ba yun o pareho lang? Pareho. Pareho. Ba't mo sinusunod? Hindi naman ikaw inutusan doon. Yun ay nakalagay sa bagong tipan. Di ba yung bagong tipan, Israelita din inutusan, ba't mo sinusunod? Because I was grafted. Yung grafted ka, nung naidugtong ka sa Israelita, bakit sila Sabbath keeper, ikaw Sunday keeper? Ang mga Israelita ay hindi sila Sabbath keeper na nung sa bagong tipan. Ano na sila kung hindi sila Sabbath keeper sa bagong tipan? May mga Israelita nung una, sabi doon, sa gawa, dalawa, sila na po ay nagtitipon araw-araw. Hindi. May nagtitipon sige na nga, una. Sige nga, basahin mo na ang Israelita nagtipon araw-araw. Israelita ha? Israelita. Nagtipon araw-araw. Everyday. 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 Stop time muna, bro. Kasi magbabasa siya eh. Israelita, nagtipon araw-araw. 7 minutes and 13 seconds. 13. Basahin pa rin, Pastor. Yung Israelita. The Israelites were gathered together every day. That's the English. Every day. Day by day. Bilisan mo, Pastor, kay masayang yung oras natin. Sa gawa dalawa, 24, at sila'y nagkakatipon. Ha? Araw-araw. Mga Israelita ba yan o may mga hintil dyan? May mga Israelita dyan na nagkakatipon at mga hintil na nagkakatipon. Ba, ang sabi mo kasi sagot mo, araw-araw, mga Israelita. So you should specific your answer kasi nakakalito yun sa ating viewer. Eh. Next question. Si Apostol Pablo ba, apostol ng Hudyo, apostol ng hintil? Naging apostol siya ng hintil. Saan siya inutusan? Sa mga hintil, sa mga Hudyo? Nung una, doon sila nagministeryo sa mga Hudyo, pero sila ay pumunta doon sa mga hintil. Sinong Hudyo ang unang ministeryohan ni Apostol Pablo? Doon sa unang sino? Missionary journey sa Acts 13. And sino? 14. Yung ba doon ay may mga hintil ba doon o wala sa Acts 13? May mga hintil doon o wala? Acts 13. When they first started their missionary work. Six minutes. Stop time. Stop mo muna. Naghanap pa si Pastor ng sagot niya. Okay. Bigyan si Pastor ng 1 minute. Saan ba so? Doon sa 13, sa 16, mga tao ng Israel ang kanyang kinausap. Mga tao. Pagdating sa 42 hanggang 44, may hintil ba dyan? Wala. Mayroon. Mayroon. So may mga hintil na kasama. Yung bang nangilin sila dyan, anong araw yan? Nung sumamba sila sa Diyos, anong araw yan? Hudyo at mga hintil, nung sumamba sila dyan, Acts 13, 42 to 44, anong araw yan? Pastor? Sagot, Pastor? Sabat. Sabat. Kung Sabat, mga hintil at mga Hudyo, meron ka bang mababasa na inutos ni Kristo na hindi na Sabat ang ipangilin? May mabasa ka? Wala. Wala. Wala kang mabasa. Bakit ang sinusunod nyo, hindi utos ni Kristo? Sinusunod namin ang utos ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, ang Sabat ginawa para sa tao. Bakit Sunday sa inyo? Okay. Did Christ mention the Sunday? Nang sinabi ni Kristo na ang Sabat ay ginawa para sa tao, panahon pa rin yun ng Old Covenant. Old Covenant. Kung panahon ng Old Covenant, pagdating sa inyo Covenant, kung hindi na Sabat, anong araw na? Ang mga Kristiyano ay nagkakatipon sila araw-araw, nagtipon sila ng unang araw. Kahit anong araw pwedeng magkatipon. Ang Hebreo 4.9, may natitirang araw ng Sabat. Anong Sabat yon? Kapahingahan kay Kristo. Di, anong tanong? Kapahingahan kay Kristo, nasa 11.28 ng Mateo. Huwag mong iligaw yung viewer. Hebreo 4.9, anong Sabat yung natira doon sa bayan ng Diyos? Ikapitong araw o unang araw? Sige. Pag binanggit na ikapitong araw. Pag nabasa ko ikapitong araw, sabihin mo, mali ka. Sige. Ha? Okay. Aminin mo, mali ka dyan. Sige. At aminin mo, talo ka na. Sige, basahin mo. Sige. Basahin ko. Aminin mo, talo ka na. Pag nabasa ko, ikapitong araw yan. Ano pa, sir? Sige. Sige, basahin ko ha. Hebreo, kapitulo 4, versikulo 9.
I am reading the New Jerusalem Bible. New Jerusalem Bible. Take note, mga viewers. Sabi rito, there must still be, therefore, a seventh day rest reserved for God's people. Tanggapin mo to, hindi. The last time the word Sabbath was mentioned. Hindi. Tanggapin mo to, hindi. Tanggapin mo. Ang showdown ko sa'yo, anong araw tong natira? Ikapitong araw, hindi. King James Version. Hindi. Kaya nga, yung nakatira dyan, natitira dyan, araw ng Sabbath o Sabbath para sa bayan ng Diyos. Ang tanong ko sa'yo. That is not the seventh day. Ha? Hindi ang seventh day. Kaya nga, ang nabasa ko, seventh day. Sabi mo, amin mo, talo ka na dito pag may nabasa. Dito sa Bible ko na King James, hindi seventh day ang nabanggit, kundi rest for the people of the Lord. Sabbath rest yan, di ba? Yung Sabbath rest dahil, wag mong hindi binabanggit dito yung panahon. Ha? Hindi binabanggit dito yung panahon. Kaya nga, tinanong kita, anong araw yan? Sabi mo, hindi, seventh day. Ang nakalagay, seventh day. Diyan sa'yo, dito ay sa akin ay hindi. Pagdating sa verse 10, hindi ba seventh day yan? Verse gaya 10, ng Diyos? Saan nakalagay? Sa verse 10, sa Bible mo. Verse 10 ng anong chapter? Chapter 4. You are not following my... layo pala, kaya pala di mo mabasa. Iba yung book na binuksan mo. Oh, akala ko ba sabi mo diyan sa video natin tatanggapin mo? Hebrew. Mali ka, talo ka. 'Di ba gagaya ng Diyos nagpahinga sa ikapitong araw, verse 10? Okay. So tama ito, ikapitong araw. Hindi. Hindi ikapitong araw. Ano 'yan kung hindi ikapitong araw? Unang araw ba 'yan? Hindi pinapag-usapan dito kung anong araw. Kaya nga ang sabi dito ng Jerusalem Bible, seventh day. Dito sa King James, sa NIV, hindi nakalagay ang araw. Yung Sabbath diyan. Hindi, yung Sabbath diyan. Hindi Sabbath ang banggit dito, rest. Ha? Sabbath yan. King James Bible ba yan? King James, yes. Di ba Sabbath rest yan nakalagay? Hindi Sabbath rest. Ang Sabbath lang dito ay rest. Yung bang rest dyan, hindi ba yan Sabbath o Sabbatismo sa Greek? Sagot. Hindi definite na hindi, nakalagay hindi dito. Hindi ba yan Sabbatismo sa Greek? Hindi. Ha? Siguro. Pag nabasa ko ba Sabbatismo, amin mo, mali ka na. Dami mo nang mali, Pastor. Hindi time ang pinapag-usapan hindi, na rest. I am asking you the Greek word of that rest. Sabi mo. Yung rest na nabanggit dyan ay hindi seventh day ang tinutukoy. Kaya nga, hinamon kita dito sa aking version na seventh day. Ba't hindi mo tinanggap? Mas mali ba to? Tama ka? Sagot pa, sir. Nakalagay dito sa Bible. Hindi, itong, kaya nga, Sabbath nakalagay dyan o rest eh. Parang sa Diyos, sa Genesis chapter 2, nag-rest siya seventh day. Di ba dyan ang nakalagay dyan, may nakalagay natirang rest o Sabbath sa bayan ng Diyos pagdating sa verse 10, ay ang Diyos din, ganyan din? Di ba? Anong araw yung napahinga ang Diyos? Di ba ikapitong araw? Sagot pa, sir. Sa Hebreo, hindi pinapag-usapan yung araw. Kaya nga, anong araw, di ba, gaya ng Diyos nagpahinga, anong araw nagpahinga sa ang Diyos? Sa Genesis, kasama ang panahon sa pamamahinga. Seventh day. Bakit kayo nagpapahinga Sunday na wala naman sa Biblia? Hindi kami nagpapahinga ng Sunday. Nagsasamba kayo, di ba? Sumasamba kami. Bakit? Yan ang sinusunod nyo, hindi naman utos ng Kristo. Walang definite na utos sa Biblia na magtipon sa araw ng Sabat. Si Kristo pumupunta ng sinagoga araw ng Saturday. Yes. Pero kung walang ikaw, utos. Kung ikaw tagasunod ni Kristo, ba't hindi ka sumunod sa Kanya? Walang utos sa New Testament na magtipon sa araw ng Sabat. Di ba nagtipon ang mga alagad? Walang utos. Di ba nagtipon ang mga alagad? Nagtipon. Di ba ang mga alagad, mga Hudyo? Opo. Di ba sila nangingili ng Sabat? Sa lumang tipan. Sa bagong tipan. Di ba sila nangingili ng Sabat? Nagtitipon sila sa araw ng Sabat. Hindi para i-celebrate yung Sabat, kundi para mag-aral po sila ng salita ng Diyos at makumbinsi ang mga Hudyo na hindi pa nakilala kay Jesus na siya yung Kristo. Yung bang nangaral sila, nangaral ba sila na huwag nang ipangilin ang Sabat o nangaral tungkol kay Kristo? Nangaral sila tungkol kay Kristo. So hindi sa Sabat? Walang kinalaman ng Sabat. O wala palang kinalaman ng Sabat sa pangaral. Ba't nyo pinagbabawal? Hindi ko pinagbawal na huwag magtipon sa araw ng Sabat kasi wala namang utos sa Banal na Kasulatan na magtipon sa araw ng Sabat. Pero nagtipon yung mga alagad? Nagtipon yung mga alagad sa araw ng Sabat. Okay. Nagtipon yung mga alagad araw ng Sabat. Next question ko sa'yo. Sa bagong langit at bagong lupa, anong araw sasamba ang mga tao? Walang araw na sa bagong langit at bagong lupa. Hindi, meron. Wala anong na. Araw yon? Sabi sa Revelation, there will no sun, no night. Hindi yon bagong langit, bagong, hindi yon ang tanong ko sa'yo, bagong langit, bagong lupa. Anong sa araw yon? Sa bagong langit, bagong lupa, wala nang araw, walang gabi. So, hindi ka pwedeng bumilang ng first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, and seventh day.
pag nabasa ko ba sa iyo, Sabat yung panahon na sa kanila isasamba sila sa Diyos, aminin mo talo ka? Babasahin ko rin sa iyo na sa darating na panahon, walang Sabat. Wala nang Sabat. Araw. Walang Sabat. Ang Sabat na nakabanggit sa Exodus hindi. At sa Deuteronomy, ang tanong ko, pinapag-usapan natin na Sabat ay kapitong araw. Ang tanong ko nga sa iyo, anong Sabat yung sa bagong langit, bagong lupa? Wala nang Sabat. Hindi, pag nabasa ko nga may Sabat. Ang Sabat ko ay wala nang Sabat. Pag nabasa ko, mayroong Sabat. Mababasa mo sa Isaiah. Basahin mo, ito naman another showdown, basahin mo wala nang Sabat, basahin ko may Sabat. Hindi magkakaroon doon ng bilangan ng araw kasi hindi. Wala nang araw. Marunong ka pa ba sa Diyos? Marunong ka pa ba sa Diyos? Itong binasa ko yung salita niya. Hindi, kaya nga, marunong ka pa ba sa Kanya? Ba't mo dadagdagan yung salita niya sa Revelation? Hindi ako nagdagdag, binasa ko lang. Sabi mo, mababasa mo, walang Sabat dyan. Babasahin ko, may Sabat. Okay? Basahin mo na may Sabat, babasahin ko rin na wala ng gabi. Hindi, Sabat ang pinag-usapan. Anong gabi? Anong kinalaman sa ng Sabat, gabi sa Sabat? Kailangan ang gabi at araw. Of course, pero Sabat ang specific, magkaiba yun. Ano? Ang lasa di mo tatanggapin? Araw, kailangan ang araw at gabi. No? Wala tayong issue doon. Ang issue doon, kung may Sabat ka, wala. Babasahin ko may Sabat. Paano magkakaroon ng Sabat? Huwag ka magtanong, you are under cross, Pastor. Huwag ka magtanong, kanina pinatatanong ka sa panahon mo, hindi ka nagtanong. Kung mayroon, wala. Ngayon, tinatanong ka, magtatanong ka na naman, ano ba yun? Mm-hmm. Walang seventh day sa darating na panahon. Kung walang seventh day, yung first day nyo ba meron? Wala nang araw doon. Ha? Wala nang first day, wala nang second day, wala nang third day. Pero may bilangan. Paano malaman kung umaga na o gabi? Paano wala nang bilangan kasi wala nang araw eh. Ano ba yon, sa loob ng New Jerusalem o sa labas? Sagot. Yung sabi mo wala nang gabi at walang umaga, sa loob ng New Jerusalem o sa labas? The sun doesn't exist. Ayun, time na. Sige, salamat po, sir. Ayan mga kababayan, nakita nyo naman, kahit nakasulat, tinututulan ni Pastor. Ewan ko paano siya naging pastor na itinuturo niya against sa Biblia. No? At ang paksa namin, napakaliwanag naman ito, sinusundan ko na lang yung kanyang presentation kahit wala sa paksa namin. Ang paksa namin, patutunayan sa New Testament, ay hindi na dapat sundin ang Sabat. Eh, ba't wala siyang nabasa? Sumasang-ayon pa nga siya na yung mga apostol ay nagkatipon sa araw ng Sabat. At mayroon naman, gusto kong i-challenge sa kanya. Ngayon, kanina sinabi niya, excuse me po, na pag nabasa daw sa Hebreo 4.9 na 7th day ang natira dyan, amin niya talo na siya. Ngayon, nung nabasa, nagulat siguro siya, may mabasa, sabihin niya, wala daw sa kanyang Bible. Hindi ka pala updated, Pastor, na hindi lang King James ang version ng Bible. Oh, dapat mag-update ka, Pastor. Kasi kung hindi ka nag-update, manatili ka dyan sa knowledge mo na kahit wala sa Biblia, sinusunod mo. Halimbawa, yung sa Linggo, hindi naman ginawang banal ng Diyos yan. Ba't kayo nagkatipon? Binasa mo kanina yung Ezekiel 20 verse 12 na yung nangingili ng Sabat ay gawing banal ng Diyos. Ba't hindi lang sinusunod nyo? Dahil sabi mo old covenant. Pero nung nakipag-covenant ang Diyos sa nyo, Israel pa rin. You are claiming that you are part of the Israelites in a spiritual way, but yet your doctrine against their doctrine. Paano ka nag-grafted? Diba? Kung grafted ka doon sa kanila, dapat yung blood, yung aral, ganon din sa kanila. Kaya nga, yung mga Hudyo, tinanong ko sa may mga alagad ba doon na nangilin ng Linggo sa New Testament dahil tinutulan mo yung Sabat? Wala naman. Pati si Kristo, yung salita ni Kristo na ang araw ng Sabat ginawa para sa tao, hindi niya rin sinusunod, tinutulan niya rin. Ibig sabihin, hindi ako tinutulan niya, kundi si Kristo. Because we're just following the words of Christ. Bakit? Ito, challenge ko sa iyo, Pastor. Sagutin mo ito mamaya. Meron ka bang mabasa na inutos ni Kristo Sunday ang pangilin at pagsamba? Ah, kasi yun ang sinusunod niya. Kaya pala, takot na takot siya sa paksa na alin ang dapat na ipangilin na araw. Saturday or Sunday. Ayaw niya sa Sunday dahil wala talagang mabasa. Okay? Dati akong Katoliko. Alam ko yung mga doktrina sa Sunday na yan. Alam ko saan galing yan. Kaya lang yung aming pinag-uusapan ayon sa Biblia. So dahil ayon sa Biblia, kung ano nakasulat, kaya lang nakasulat na, tinututulan niya. O anong problema ngayon? Hindi problema namin kasi kami sumusunod, sila lumalabag. O, diba? Ngayon kanina, ang wika niya mga kapatid na meron daw first day Sabbath. Ayan. Sa Biblia daw, merong first day Sabbath. Sabi ko, Pastor, where can you find that verse, at least one verse, na merong first day Sabbath? Meron ba? Wala. Wala siyang mabasa. Hanggang mamaya, Pastor, I challenge you. Buklatin mo na yan from Genesis to Revelation ng iyong Bible. Hanapin mo yung first day Sabbath. Okay?
first day Sabat, o ang Sabat ay first day. Dahil nung ako ay Katoliko pa, hindi ko nabasa yan. Ha? Hindi ko nabasa yan. Kahit yung mga nakadebate ko nung mga unang panahon, hindi nila mabasa first day Sabat unless kanilang baluktutin ang Biblia. Pero the Bible is very clear, ang Sabat, ikapitong araw. Yun yung nasa sampung utos. Ang problema sa kanya, inconsistent. Yun daw, huwag kang papatay, sinusunod niya. Pero pagdating sa Sabat, hindi na. Kasi ipinako na ni Kristo. Eh bakit yung huwag papatay, hindi ipinako? Eh magkasama yun sa sampung utos. Ngayon, tinanong ko siya, Colossians 2:16, plural ba yun o singular? O lito na naman siya. O kung plural yun, ba't ang sabi mo ang ipinako, seventh day lang? So confused ka. Kaya ngayong ibang mga kadebate namin, hindi ginagamit yung Colossians 2:16 kasi hindi papasa. Lalo na pag nag-aral ka ng Greek, hindi yan singular, plural yan. And it refers to the ceremonials or the ordinances. Hindi yon seventh day. Kahit yung mga kasama niyong Protestant na Sunday keeper, hindi sumasang-ayon sa'yo na yung Colossians 2:16 ay kasama dyan ng ikapitong araw. Hindi kasama dyan. Dahil if you started reading verse 14, ay mga handwriting yan, mga ordinances. And we know already that the Ten Commandments was written in the hand, by the hand of God in the tables of tablets. Makita naman natin yan. Ang Diyos pala nagsulat. Daliri ng Diyos ang sumulat. Tapos ipako ni Kristo. Ano ba ang katuparan doon? Si Kristo, pumunta ba si Kristo sa lupa para ipako ang sampung utos? No. Oh, baka hindi mo alam, Pastor, ang difference doon, pati yung Messianic prophecy. Nasa Messianic prophecy ba, including ba doon, na ipako ni Kristo ang sampung utos? Ano yun, para magkagulo ang tao? Yan ang kinalulungkot ko, mga kapatid. Dahil may mga pastor na kikipagdebate, again sa sampung utos. Kaya dumadami ang mga kribin sa mundo. Dahil sa kanila, wala na ang sampung utos. Bakit? Doon sa sampung utos, alin ba doon ang hindi dapat sundin? Pag-i-examine mo, Sabat lang pala. Oh, di ba? Kaya makikita mo, unique ang bayan ng Diyos eh. They are keeping the seventh day Sabbath as God commanded. And it was God who first observed that day, Yom Shebe, sa Hebreo, mga kapatid. Ngayon, kung sabi, sumang-ayon naman siya, ang ating Panginoong Jesucristo, pumupunta sa sinagoga Sabado, Saturday. Kala ko, tutulan niya, basahan ko na naman siya na Saturday yung pumunta si Kristo na sinagoga. Challenge ko na naman sa kanya, magbasa siya mamaya, magbasa siya, na pumunta si Kristo ng sinagoga ng araw ng Linggo. Dahil Linggo sila eh. Bakit? Kasi kung yung araw ng Biblia susundin, hindi sila Linggo. Kaya nga kung susundin natin ang Biblia, si Kristo pupunta ng sinagoga Saturday, sila Sunday, hindi sila makapanagpo. Bakit? Si Kristo 70, sila Sunday, hindi nila makita si Kristo, hindi nila matagpuan. Bakit? Yung mga alagad pumunta sa libingan araw ng Linggo. So dapat pumunta sila libingan Linggo, hindi sa simbahan. Wala si Kristo doon. O anong sabi ng 1 Pedro 2:21? Nag-iwan si Kristo ng halimbawa para sundin natin ang kanyang mga yapak. Eh, sundin pala yung yapak. Ba't ibang yapak na sunod nila? O ba, o pareho naman kami ng Biblia. King James Version. Meron lang akong ibang version. Yun ang advantage natin. Bakit? Kasi pagka hindi nabasa sa kanya na 70, hindi na yung Sabat. Eh, kung may Sabat doon na nakatitira sa Hebreo 4:9, anong araw yun? Anong Sabat yun? O, wala daw panahon. Eh, ba't naglagay ng Sabat dyan? O, di ba? Ba't naglagay ng Sabat? Hindi pala yan, di ba? Anong oras na? 9 minutes. O, hindi pala yan sinusunod nyo. O, di ba? Ang sabi sa verse 10, gaya ng Diyos ng kanyang pagpahinga. O, di ba? Tinanong ko siya, anong araw yung nagpahinga ang Diyos? Seventh day. Ikagaya pala ng Diyos. Meron ba namang kagaya na first day sa inyo? Hindi yung magkagaya, magkaiba yun. First day is different from seventh day. You should know that, Pastor. You studied theology for 4 years. How come na hindi mo maalaman yung kaibahan ng first day sa Sunday? And hindi lahat ng araw ay Sabat. You've mentioned a while ago that the first day is also Sabat. And ang tanong ko sa iyo, where in the Bible? O baka nabasa niyo na, Pastor, na ang Sabat ay unang araw. Okay? Pag nabasa, basahin mo mamaya para makita ng ating mga viewers. O meron ka palang mabasa. Kasi pag walang magbasa, iwan mo na yung simbahan mo. Pumunta ka doon sa nagtuturo ng salita ng Diyos. Eh ako dati akong Katoliko eh. Kahit anong balibaligtad ko sa salita ng Diyos. Eh, Sabado talaga eh. Kaya nga yung mga Katoliko, they have many books, mga references, na hindi sang-ayon sa kanila, sang-ayon sa amin. Halimbawa na lamang, yung Pasyong Mahal nila, page 5, Sabado ang ipangilin. O sumang-ayon. Eh, ito sila, Pastor, Linggo. Eh, ano ang basis nyo sa Biblia? Di ba? Anong basis nyo sa Biblia? You are bringing Bible to the church. And then, nagpipreach kayo. Hindi pala yun araw ng Linggo yung pangilin?
hindi pala yun ang inutos ng Diyos. O, di ba? Eh, ano nga, sino sinusunod nyo? Ang sabi ng Biblia, Marcos 7, ha? Ang sabi ng Biblia, Marcos 7, sinusunod nyo aral ng tao. If you trace the history of the keeping of Sunday, it is not God's command, kundi commanded yan ng isang tao. Ha? Sa history, hindi ko nababanggitin dahil hindi naman kami nagdebate ayon sa Biblia at mga referensya. Ayon sa Biblia lang. Pero ina-mention ko lang para makita ninyo na yung Sunday keeping, it's not in accordance with the Bible or with the Bible teaching, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Kristo, makilala nyo ang totoo sa aral. Sa aral. 7:17 ng Juan. If anyone will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, whether I speak of myself. So kung ang doktrina hindi galing sa Diyos, mag-isip ka, Pastor, kung kaino galing yung doktrina nyo. Oh, di ba? Mag-isip ka kung galing yung doktrina. Kasi, ba't mo paparatangan ang mga Hudyo na hindi nangingilin ng Sabat? Yung mga Hudyo nga, very strict sila sa pangingilin dyan. Kahit sa New Testament, na inaangkin mong kasama ka, yung mga Hudyo nangingilin ng Sabat. Walang nangingilin ng Hudyo na Linggo. Ito, isa kong pang challenge sa'yo. Find a text in the Bible na yung mga Hudyo nangingilin ng Linggo. Wala kang mabasa dyan. Dahil ang Biblia, ang history nito, more sa Israelites, walang Pinoy dito. Kaya nga, grafted tayo eh. Nung grafted tayo, Romans chapter 3 verse 2, ang sabi doon, ang mga aral ng Diyos, ipinagkatiwala una sa mga Hudyo. Maliwanag yan. O, yung tinanggap natin, yung aral yun galing sa Hudyo. O, Roma 3:2. O, maliwanag yan eh. Tapos 7:38 ng gawa upang ibigay sa atin yung mga aral na yun, aral na buhay. Okay? At yung Sabat na yon, huwag niyong walain dahil mismo si Kristo, Lord of the Sabbath. Hindi ko alam kung sino yung Lord of Sunday nyo. Oh, kung si Kristo, Lord of the Sabbath, sino yung Lord nyo ng Sunday, Pastor? Yun ang sagutin po ninyo. Sino ang Lord of Sunday? Okay? Kasi si Kristo mismo nagsalita eh, Mark 2:27 and 28. Sabi sa 27, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Therefore, the Son of Man, referring to Christ, and Christ himself was talking about in this verse, ang sabi niya, the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Or if Christ is Lord of the Sabbath, then who is the Sabbath of Sunday that you worship? Diba? Kasi sumasamba kayo, no? Nangingiling kayo ng Linggo eh. O, yun ang problema. Marami ngayon nagtayo ng kanilang sariling samahan, pero their doctrine is not biblical. The foundation of their teaching is not found in the Bible, mga kapatid. Kaya pag marami silang binibitawang salita, wala sa Biblia. O, sabi niya, yung Sabbath daw, hindi na mention sa Genesis. Tinanong ko siya, I ask him in Hebrew. Ano yung rested doon? When God rested, Elohim Shabbat, o Shabbat Elohim. O ano ba yung rest doon? O, nagsabaton, i-Greek yun. O, buti kung sinabi niya, hindi sa Hebrew. O, itinanong ko sa Hebrew eh. O, diba? Tapos, hindi naman niya aminin na sa Exodus 16 daw, sabi niya. Diba mga kapatid? So, makita natin, very inconsistent. Tapos, binanggit niya, ang first day ay Sabbath. Wala sa Biblia yon. May nagkatipon sa unang araw, pero hindi unang araw, nasa Linggo yon. Unang araw, yon ang kapistahan. Feast of Unleavened Bread, at diba pa mga piyesta. Ang seventh day Sabbath is not feast. Okay? It is a celebration of God's memorial creation. That's why the seventh day Sabbath is not the Sabbath of man. It is a Sabbath of God. Exodus 20 verse 10. Ang sabi ng Biblia, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. That's why, yung Sabbath ng Diyos, ginawa yon para sa tao, para magkaroon ng fellowship ang tao sa Diyos. Kaya nung mangaral lang ang mga apostol, Apostol Pablo at si Bernabé sa Acts 13, 42-44, they gathered together the Jews and the Gentiles who worship God. Tanong ko sa kanya, anong araw yon? Sabi niya, Sabbath. Sabbath pala yun? Eh, ba't kayo Sunday? Yung mga apostol, eh, Sabbath pala. Eh, may mga hintil na dito eh. O, may mga hintil na rito. Kasi akala ko tututulan niya, babasahan ko na naman sana siya. Di ba? Maliwanag yan mga kapatid. Inang oras sa 3 minutes. Ayun, baka lumagpas ako eh, pagalitan ako ng moderator. Di ba mga kapatid? Ang liwanag niyan. Tapos sa Hebreo 4:9, o tinutulan niya, hindi daw 7th day. Sabi ko pag 7th day yun, kung hindi 7th yun, anong araw? Wala daw araw. Kasi sa Revelation, anong connection doon sa Revelation itong chapter 4? Ang layo eh. Di ba? Sabi ko naman, kasi sabi niya sa Revelation, wala daw araw. Ha? Walang araw, walang gabi. Tanong ko sa kanya, sa loob ba yun ng New Jerusalem? Ng Bayang Banal o sa labas? Baka lagi ka lang sa loob. Di ka maarawan. Ha, diba? Ginawa ng Diyos ang araw para magkaroon ng nutrients ang ating mga balat. Diba? O doon, malaking kulang yan, Pastor.
I encourage you to study more the Bible. At kung gusto mo makipag-aralan sa amin sa susunod, pwede naman kaming bumalik. No? Kung gusto mo lang. I am happy na na-meet ka namin. Para ma-share din namin yung katotohanan. Dahil, huwag ninyong hanapin yung mali ng mga una sinaunang tao. Ang sabi ng Biblia, isinulat yun para sa ikatututo natin. Para magkaroon tayo ng pag-asa. Romans chapter 15. Di ba? Ba't mo susundin yung mali kung nagkamali sila? Ang susundin mo, yung Diyos na nagbigay ng utos. Di ba? Kaya nga, ang bayan ng Diyos nagtuturo ng pangingili ng Sabat. Ang bayan ng Diyos nagbabawal ng karumaldumal. Sila malakas kumain eh. Di ko lang alam kung kaya niyan tutulan yun. Di ba? Yung karumaldumal. Yung bayan ng Diyos nagtuturo ng kautusan. Anong kautusan tinuturo nila? Maliwanag po yan. No? Ako mga kapatid naman natin ito, kahit na sila ibang samahan, mga Pilipino din sila. Tapos sumampalataya din sila, kulang lang yung aral. Pero malay mo, sa biyaya ng Panginoon, pagbalik natin dito, ikasama na natin sila. Amen. Napakaganda mga kapatid, dahil kunti na lang eh. Kunti na lang. We have the same Bible. Di ba? Kaya nga, pinatatanong ko siya kanina, wala siyang maitanong eh. Bakit? Kasi wala siyang maitanong kung saan doon pinatitigil. Sa amin tuloy-tuloy. Hanggang bagong langit at bagong lupa, meron eh. At huwag mong sabihin na wala ng counting doon. Marunong pa ba tayo sa Diyos? Paano magkaroon ng 1,000 years na binabanggit doon sa Jerusalem sa Revelation? Kung paano ka mag-count ngayon? Di ba? Although ang Diyos hindi sakop ng ating time and space, pero binigyan niya tayo ng time para marunong tayo magbilang. O hindi mo malaman ngayon kung anong araw na. Di ba? Sabi doon, walang araw at gabi. Referring yun, itong araw doon. Sa loob yun. Tanong ko siya, sa loob ay sa labas? Hindi niya ngayon malaman. Pati yung Sabat sa bagong langit, bagong lupa, tututulan niya. Ibig sabihin, ayaw niya sumamba doon sa Diyos. Kasi nakalagay sa Isaias, sasamba lahat ng tao eh. O, Sabat yun. O, di ba? Ay, tutulan mo na hindi yun ikapitong araw. Kung hindi ikapito yun, ano yun? Una, magugulat ka doon. Uy, Sabat doon pala dito. Kung Sabat doon na yung nasa Genesis, hanggang sa bagong tipan. Bakit ba naman gawing Linggo doon? Hindi yan. Kasi, kahit sa history, hindi yan utos ng Diyos. Utos ng tao yan. Kaya nga, nagbigay si Kristo eh. Ang sabi ni Kristo, ilang oras na lang? 10, minuto. 9. Ayun, tapos na po. Ngayon. Sige, magtanong kayo, Pastor. Tanong, Pastor. Ng 10 minutes. 10 minutes. Tapos, after mo magtanong, ay may conclusion ka na 7 minutes. Okay, 10 minutes, start. Ano na ka topic? Hindi pa sa tanong. Wala na siyang tanong si Pastor. Di ba ka meron naman? Conclusion na lang. Hintayin natin, ano masasabi niya? Reaction. Sir? Reaction. Kung wala kayong tanong, Pastor, pwede nang kayo magdiretso sa conclusion. Pero kung meron, pwede kayo magtanong. Clarification. Ganyan. Baka malinaw naman. Nang sabihin sa Revelation na wala ng araw at wala ng gabi, hindi pinapag-usapan kung anong location doon ng tao, kung nasa loob siya o nasa labas. Dahil isa lang ang araw. Hindi, magtanong kay Pastor. Huwag kang magpaliwanag dyan. Ipapaliwanag ko sa iyo para... Hindi, huwag kang mamaya ka lang magpaliwanag. Kasi, Pastor, yung time is to ask question. Yes. Hindi ako magtatanong question sa iyo. Ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit. Sige, bigyan mo. 7 minutes, Pastor. Okay. 7 minutes. Conclusion. Conclusion na tayo. Pero liwanagin natin, Pastor. Ayaw niyo magtanong sa akin. Hindi ako magtatanong sa iyo. Explain ko sa iyo kung bakit. Okay. So, conclusion na. Yung first 3 days... Pastor, dahil lang, Pastor. Conclusion na, Pastor. 7 minutes. Sige po ah. Bilis lang. Conclusion na. Yung first 3 days ng creation, walang araw. The sun was created on the 4th day, but there was light. Because light was created on the 1st day. So kung mayroong first 3 days sa kasaysayan ng sanglibutan na walang araw, there will be a time in the future na wala ring araw. There will be no sun and no light. No, wala nang sun doon eh. So, imposible na magbilang ng panahon. Sabi mo kanina sa Isaiah, sa New Jerusalem, at saka sa New Heavens,
from Sabbath to Sabbath. Nabanggit doon din yung from new moon to new moon. Mayroon pa bang new moon to new moon? Kung sinasabi mo na yung mga seremonya lang, yung mga monthly and yearly ang nawala at nanatili, yung seventh day na nakasulat doon sa sampung utos. Ang old covenant ay pinalita na, sabi sa Hebreo, dahil pinawala na siyang bisa, dahil nagkaroon siya ng problema. At ang Sabat ay tanda lang sa pagitan ng Diyos at ng Israel, at mayroong mga sumama sa kanya, sa mga Israelita na nakipamayan. So, yung Sabat ay hindi siya nakapaloob sa lahat ng tao. Totoo na, sinabi ng Panginoon, yung sa Marcos 2, na ang Sabat ay ginawa para sa tao. Pero ang tinutukoy pa rin doon ay yung mga Israelita, kasi hindi siya po, kasi yung Sabat ay ibinigay sa kanila bilang tanda ng kanilang kasunduan. Ang lahat ng nakasulat sa sampung utos ay pawang mga kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng Israel, sabi sa Exodus. Dahil wala ng araw at wala ng gabi doon, o dilim, magpapatuloy yung liwanag doon at ang kanihinga ng Panginoon sa darating na panahon, yung mananatili. Okay. 5 minutes. Yung handwriting na pinako sa cross ay lahat, including the Ten Commandments. Kasi ang sampung utos ay sinulat din ng kamay ng Panginoon. Ang totoo, daliri ng Diyos. Walang natira. Kaya sabi doon ay, huwag na ninyong payagan o hayaan na hatulan kayo tungkol sa taunan, buwanan, at lingguhan. Sapagkat ito'y mga anino lang at si Kristo ang kaganapan. Ang order, yearly, monthly, weekly. So lahat ng ordinances sa lumang tipan ay pinalitan. Walang natira na bago. Sa bagong tipan, may mga utos na katulad doon sa lumang tipan, kagaya ng huwag kang papatay. Ang huwag kang papatay ay bahagi ng sampung utos. Pero ang huwag kang papatay ay hindi sampung utos, sapagkat ito lang ay isa sa mga isang utos na bahagi ng sampung utos na inulit sa bagong tipan. Ang sampung utos ay tipan ng Diyos at ang Israel. At ito'y pinalita ng bago. At dahil pinalita ng bago, lahat ng naroon ay wala na. Dahil may nakitang kakulangan. Kung walang nakitang pagkukulang, sabi doon sa Hebreo 8, sa 7 hanggang pababa na mga talata, hanggang sa 13, walang palit na gagawin. Pero may nakitang pagkukulang ang Panginoon, kaya iyon ay pinalitan. At nang palitan, ang buong lumang tipan, the whole covenant, ang pinalitan. Hindi lang yung mga ordinances at mga kasama na doon, ang sampung utos, dahil ang tanda ng kanilang kasunduan ay yung sampung utos. 3 minutes. Dahil pinalitan ang lumang tipan ng bagong tipan, at ang tanda ng tipan ay ang Sabat, kasabay noon na naalis at nawala ang Sabat. So, ang mga Kristiyano sa bagong tipan ay nagtitipon sila araw-araw. So, una, hanggang 7 araw, kasi sabi doon, ay araw-araw. Sa lumang tipan, walang nakalagay na magtitipon sa 7 araw. Pero nagtipon ang mga alagad, kagaya ni Jesus. Sa lumang tipan, walang sinagoga. Walang Pariseo, walang Scriba, walang Saduceo. At si Jesus ay pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat. Ang utos tungkol sa Sabat sa lumang tipan ay huwag gagawa. Walang utos na magkatipon sa araw ng Sabat. Kaya ang pagtitipon sa araw ng Sabat ay nanggaling yon at kusang pa siya yon ng mga tao. Mali ba na magtipon sa araw ng Sabat? Hindi. Pero walang diretsong utos ang Panginoon na magkatipon sa araw ng Sabat, samantalang may
diretso na utos ang Panginoon na huwag kang gagawa sa araw ng Sabat. Nagkaroon ng pagtitipon sa araw ng Sabat, hindi sa araw sa lumang tipan, kundi pagdating na sa panahon ni Jesus, nasabo pa rin ng lumang tipan o ng kautusan. One minute. Okay. Kaya saan na pasal? Or continuous pasal? Kaya saan na? That's it. Okay. Tapos na? Okay, that's it. Tapos na. Alright. Okay. So, 7 minutes. Salamat. This is our conclusion. I'm the one to speak, no, sa last. Salamat Pastor sa iyong 7 minutes. No, actually, nakakabitin nga talaga kasi marami pa akong tanong sa kanya. Sabi niya kanina, yung 10 utos kulang. Tatanong ko sana, anong kulang? Okay? Kung hirap nga sundin yung 10, nakulangan pa. Diba? Eh, mga kapatid, that's the logic. Ngayon sabi niya, sa lumang tipan daw, walang direct na utos na magtipon para sumamba, no, sa lumang tipan. Meron, mga kapatid. Hindi lang nabasa ni Pastor. Halimbawa, itong Levitico 23:3. Sabat ito eh. Levitico 23:3 sa contemporary English version. Ang sabi ito, mga kapatid, you have 6 days when you can do your work, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. No matter where you live, you must rest on the Sabbath and come together for worship. This law will never change. Napakaliwanag. Ang sabi dito, mayroon kayong 6 na araw upang maggumawa at ikapitong araw ay banal sapagkat ito'y nararapat sa akin. Saan man kayong lugar nakatira, magpahinga kayo sa araw ng Sabat at magkatipon upang sumamba. Liwanag niyan. Ay, ang challenge natin sa kanya, maghanap kayo Pastor hanggang sa maubos niyo yung Bible. Maghanap kayo na may utos sa unang araw o Sunday na magkatipon kayo upang sumamba at mangilin. Yun ang challenge ko sa iyo. Ngayon, doon sa binabanggit mo na sa first 3 days ay walang sun, wala naman akong tutol doon, pero ang tinututulan ko ay sabi mo walang Sabat kasi walang araw. If you are referring sun, wala akong tutol doon, pero may counting. Kaya nga, sa Genesis chapter 1, kung ating babasahin, may counting yan. Kahit wala yung sun, o ang sabi dito, oh, liwanag niyan eh. May counting yan, ba't sabihin walang counting? Ang sabi doon, oh, verse 5, and God called the light day, and the darkness He called night, and the evening and the morning were the first day. May counting. Ba't mo sabihin walang counting? Kaya nga nagkaroon ng 7th day, dahil may first day. Di naman po pwede mag 7th day na walang simula ng first day. May counting, Pastor. Kahit wala yung araw, yung sun, may counting. Halimbawa, maulan. Sa loob ng 1 linggo maulan, hindi lumabas yung araw. Ibig ba sabihin walang counting? Eh, di ba magtatanong ka sa iyong anak o asawa, anong araw na ba ngayon? Dahil hindi, di ba? Yun ang pansinin mo, Pastor. May counting pala. Tapos sabi mo, yung Sabat ginawa lang sa Israel. Walang lang doon. Una nakipagtipan ang Diyos, unang binigyan ng utos, yung Israel sa written. Dahil yun ang pinili ng Diyos. Pero huwag mo sabihin lang. Dahil hindi yan lang. Okay? Walang lang dyan. Huwag mong dagdagan. Ang Diyos ang unang nagbigay dyan dahil siya yung pinili ng Diyos na bayan para magliwanag sa buong bansa. At binanggit mo yung Mark 27 kanina na hindi ka kasama doon dahil yung anthropos na tinutukoy doon sa Hudyo. Huwag mo rin dagdagan dahil hindi naman sinabi ni Kristo ang Sabat ginawa para sa taong Hudyo. Ang sabi ni Kristo, ang Sabat ginawa sa tao, sa Greek, anthropos, human being, mankind, kasama ka doon. Dahil tama naman na ang lahat ng Hudyo ay tao, pero hindi lahat ng tao, Pastor, ay Hudyo. Pilipino naman tayo eh. Kaya ngayong ilong natin ni Pango. Ay, hindi naman masyado. Yung ilong natin ay Pilipino. Kaya ang tama dyan, lahat ng Hudyo tao. Pero hindi lahat ng tao Hudyo. May Pinoy, may ibang lugar, pero ang Sabat ginawa para sa tao. Ngayon, binanggit mo yung handwriting ordinance ay lahat kasamang ipinako, walang tinira. Kung lahat ay kasamang pinako, ba't ka sumusunod sa wag kang papatay, ipinako rin yun eh, kung kasama sa tipan. Doon sa argumento mo. Ba't hindi ka nangalunya? Ba't hindi asawa mo 10? Ipinako rin pala yung huwag kang papatay. O, di ba? Yun ang pansinin mo, Pastor. Ngayon, binabanatan mo sa New Testament ay hindi na rin itinuturo yun. Tandaan mo, Pastor, kung ikaw ay follower of Christ, si Kristo nagturo sa 10 utos. Hindi mo ba nabasa? Matthew 19, may nagtanong sa kanya, sabi nung isang binata, Panginoon, anong gagawin ko upang magmana ng buhay na walang hanggan?
Sagot ni Kristo, kung ibig mong pumasok sa buhay, sundin mo ang mga utos. Tanong ng binata, alin-alin? Verse 18 hanggang 19, huwag kang papatay, huwag kang mangungulo niya, igala mo yung mga magulang, lahat, etc. Nasa 10 utos yun, si Kristo, nandyan. Siya nag-utos niyan. O ba't mo tututulan? Si Kristo nagsalita niyan eh. Diba? Si Kristo rin nagsalita noong ang Sabat ginawa para sa tao. Nandyan. Ba't hindi mo nalang susundin? Ba't mo tututulan? Ang problema, sinusunod mo yung huwag kang papatay, huwag kang mangungulo niya, huwag kang magkakaroon ng ibang rebulto o ng Diyos-Diyosan. Pagdating sa Sabat, tinututulan mo. Diba? Ngayon, malito ka ngayon dahil after ng Hebreo, may Sabat pa ulit. Paano yan ipinako? Diba? O mas lalo nakakalito. Tapos ginamit mo yung Hebreo 8 na yan yung katuparan na sa Jeremiah 31, yung itatanong ko sana sa iyo. Yung Old at New Covenant, pareho sa Israel nakipagtipan ang Diyos, tapos nakikisama ka. Diba? Yun ang tandaan mo, Pastor. At yun ay hindi 10 utos. You are thinking that this is the 10 commandments. No. Itong binabanggit dito na malapit nang mawala, tumutukoy ito sa mga paghahandog dahil si Kristo ang katuparan. Alam mo ba, Pastor, na before si Kristo dumating, ang ginagawa ng tao para mapatawad sa kasalanan, naghahandog sila ng mga tupa? O, di ba? Kaya nga, ang sabi ni Kristo, basahin natin, dito sa Hebreo Kapitulo, anong oras na lang? 2 minutes, ang bilis ah. Hebreo Kapitulo 10, o si Kristo, sabi niya rito, sabi dito, sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila sa paghahandog sapagkat ang mga nagsisamba yamang nilinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi ng mga kasalanan. Ngunit, ang sabi rito, sa mga hain niya ang ginagawa sa pag-alaala sa kasalanan taon-taon sapagkat hindi maari na ang dugo ng baka at ang kambing ay makapag-alis ng kasalanan. Pagpasok niya ni Kristo sa sanlibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ng sa akin ay ihanda mo, yun yung handog. Nasa 10-12 ng Hebreo. Pagdating sa verse 10, sa kaloobang iyon tayo pinapaging banal sa pamagitan ng paghahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Huwag mong lahatin yung tipan. Huwag mong lahatin yung malapit ng mawala dahil katipanan nyo na maghahandog ka para sa kasalanan mo. Ginapati yung Sabat, sinama mo, pati yung 10 utos. Huwag! Mali yun. Hindi ganyan ang pag-aaral ng Biblia. Ang Sabat mula Genesis hanggang New Heaven at New Earth na natiling matibay, ang Diyos ang nagtatag. Si Kristo, pinatutunayan niya. Si Kristo sumusunod. Kayo lang hindi. Mga apostol, sumusunod din. Ba't hindi na lang kayo sumunod? Ba't kailangan yung tutulan? Time. May 54 minutes. Seconds. Kaya mga minamahal na mga kapatid, no, kung nais niyong sumunod sa Diyos, sundin niyo nakasulat sa Biblia. Huwag kayo sumunod sa utos ng tao. Ang linggo, ang unang araw na sa linggo, hindi yan Sabat ng Diyos. Ang Sabat ng Diyos, ikapitong araw. Nanantili yan, ang Diyos ang nagtatag. Manatili yan sa luma, bagong tipan at hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Kaya yung mga tao na tumututol sa Diyos, huwag na kayo tumutol, sumunod na lang kayo sa Diyos. Ecclesiastes 12:13, ang katungkulan ng tao, sumunod sa utos ng Diyos, hindi yung lumabag, mga kaibigan. Maging masunod rin tayo, dahil yung pagsunod natin, pag-ibig natin sa Diyos yon. Unang Juan 5:3, ito ang pag-ibig natin sa Diyos, na sumunod tayo sa kanya mga utos, sabagat ang utos niya hindi mabigat. Ewan ko lang, ba't nabibigatan sila, tinatakwil pa nila, mga kapatid. Kaya sa mga oras na ito, kami nagpapasalamat na ipahayag namin ang mga katotohanan na ibinigay ng Diyos at ipinagkalob sa bawat isa sa atin. Maraming salamat at magandang tanghali na. Ayun. Yeah. So, tapos. Tapos na. Pastor. Thank you, Pastor. Thank you. Pastor, ganda rin yung mga panahon. I hope and pray na patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Mayroon naman kayong Biblia. Mag-aaral lang po. Mag-aaral lang.